Palang gabi sa lahat ng nakikinig sa punto por punto. Nawa ay maitaas natin ang maitaas ang ating Panginoon, ating Diyos ang nag-iisang tagapagligtas. At sana ay may matutunan po tayo at mapag-aralan natin mabuti yung mapag-uusapan natin ngayong gabi, dahil napaka-importante nito. Napili ko to dahil sa palagay ko, kapag ito ay aking napatunayan ko na mali yung hindi scriptures alone, ay lahat ng doktrina na tinuturo ng Katoliko na wala sa Holy Scripture ay lahat yun gibana. Kaya special po ang topic na to. Sana po ay masinsin yung pakinggan, unawain, pag-aralan aming mapag-usapan. Yun lang po. Salamat. God bless. Okay, so bigyan natin si Mark Umbao ng 10 minutes para ipaliwanag ang kanyang side. Okay, no, wait lang. Ha. Hello. Okay. So, timer muna tayo rito. Gawa ako ng online timer tayo. Wait lang, time and dates, asa na ba yung ito? Okay. Buksan ko na lang to sa kabilang linya. Sige, ano na lang ako. Bigyan natin to ng 10 minutes na pagpapaliwanag si Brother Umbao. Set. Sige bro, start. Go ahead. Okay, start na po ako. Ang problema sa mga mangangaral ng Katoliko ay pinaglalaban nila ang authority ng church at ng scriptures alone, kung saan itong dalawa ay magkaugnay at magkasama. Para malinaw, ang tinatayuan ko at pagkakahulugan ko sa scriptures alone ay ang Holy Scriptures alone ay ang basihan lamang ay ang Holy Scriptures. Yun lang ang basihan at pamantayan ng doktrina at katuruan na ipapaliwanag, ha? Ipapaliwanag, ipapangaral, ituturo at paniniwalaan ng iglesia. Ang magtuturo ng katuruan na galing sa scriptures ay ang iglesia. Siya ang magpapaliwanag, ipapangaral, ituturo at paniniwalaan ng iglesia yung nakasulat lamang, ha? Nakasulat lamang sa Holy Scripture. Ulitin ko, magkaugnay at magkasama ang authority ng church at ng scripture alone. Hindi yan pwedeng paghiwalayin, dahil ang magpapaliwanag ang iglesia, kung saan ang ipapaliwanag niya yung nakasulat sa scripture. Okay? Malinaw. At sabi ko, at hindi galing sa ibang referensya, gaya ng CCC. Ang scripture alone, hindi against sa referensya. Linawin ko lang po, sana maging malinaw ito, ha. Ang scriptures alone, hindi against sa referensya. Importante ang referensya para pagtibayin ang nakasulat sa Holy Scripture at hindi para dagdagan ang nakasulat. Hindi para dagdagan ang katuruan, kundi pagtibayin. Kung ano yung nakasulat sa Holy Scripture, pagtitibayin ng referensya, hindi kukuha sa referensya, maghanap ng talata. Magkaiba po yun. Malaki ang pinagkaiba po nun. Ang scriptures ay... maaring totoo na may mga katuruan ang mga apostol na hindi na isulat. Maaring meron, walang pagtatalo doon. Hindi na naisulat dahil hindi na kailangan, gaya ng mga tanda na ginawa ni Yahushua na hindi na naisulat dahil sapat na ang nakasulat. Ang talata ito po, John 20:30-31. Ito po yung talata, ha. Gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi na nga sasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito'y nangasulat upang, di ba? Ito'y nangasulat, kaya nasulat to upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. Di ba? At sa inyong pagsasampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Isa pang talata.
John 21:25. At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus na kung susulatin isa-isa ay inakala ko na kahit sa libutan ay hindi magkakasya ang mga aklat na susulatin. Kaya hindi na nga lahat sinulat eh. Kaya wag na natin masyadong intindihin yung mga hindi sinulat. Kaya sapat na kasi yung nakasulat para sa ating kaligtasan. Pinag-iingat tayo sa mga mangangaral na nagtuturo ng mga katuruan na hindi itinuro ng mga propeta at apostol. Galatians 1:8. Ayan na talata. Mangaral nakahula na maraming kalabas sa bula ang propeta at bula ang mangaral pag alis ng mga apostol sa Acts 20:29, Matthew 24:24. Ulitin ko ha, nakahula na nalalabas mga bula ang propeta, bula ang mangaral pag alis ng mga apostol sa Acts 20:29. Maraming katuruan ang mga Katoliko na nabuo na lang pagdaan ng panahon sa pamamagitan ng magisterium ang nag-imbento ng mga dagdag na katuruan. Bagay sila sa talatang ito sa Mark 7:7. Dapat wala dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ito yung katikisim eh. Mali ang umasa at magtiwala sa interpretasyon ng tao gaya ng magisterium at scholar. 1 Corinthians 1:27-28, pakibasa na lang. Kundi dapat tayo'y umasa at magtiwala sa gabay ng Holy Spirit. Sa gabay ng Holy Spirit ay umasa at magtiwala. 2 Peter 1:21, John 14:26, sa Holy Spirit ay umasa. Mapanganib ang pinagagawa ng mga Romano-Katoliko na saklawan o halungkatin ang mga katuruan ng apostol na hindi isinulat dahil madali nang makapasok ang katuruan na galing sa Diablo at inilalapit nila ang kanilang sarili sa katuruan ng bulaang propeta. Totoo naman na hindi lahat ng impormasyon ay nakasulat o matatagpuan sa Holy Scriptures. Totoo naman talaga yan. Pero hindi ito katuwiran para humigit sa nakasulat. Ang Holy Scripture ay kumpleto at sapat sa ating pangangailangan espiritual at kaligtasang espiritual. Ang Holy Scripture lamang ang pamantayan ng aral at katuruan ng Diyos. Huwag po tayo padaya sa pilosipiya ng tao ayon sa salit-saling labi ng mga sabi ng mga tao. Colossians 2:8. Mag-ingat sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Alin yung salit-saling sabi ng mga tao at pasimulang aral ng sanlibutan? Ito yung aral tungkol kay Maria, yung mga aral tungkol kay Maria, kumpisal, rosario, ribulto, pagtawag sa Ama sa mga pare, binyag ng sanggol, sign of the cross, Trinity at marami pang iba. Kung saan ito ay malaking kalapastanganan sa Diyos. 2 Timothy 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, pagsansala, sa pagsaway, sa ikatuto nasa katuwiran. Kung naniniwala kayo na ang Old and New Testament ay salita ng Diyos at kinasihan ng Banal na Espiritu, ano ang sabi sa mga talata? 1 Corinthians 4:6, ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay gamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo upang sa pamamagitan namin ay matutunan ninyo ito. Huwag lumampa sa mga bagay na nasusulat. Sa gayon, ang sinuman ay sa inyo ay hindi maging palalo laban sa iba. Ano yung nasusulat ayon sa talata? Walang iba kundi Holy Scripture. Yun ang nasusulat. Ang tinutukoy nyo, yung Holy Scripture. Galatians 1:8, ito. Dadapwat kami matatanghel ang kami o isang anghel na mula sa isang sa langit na mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinangaral sa inyo ay matakwil. Apostol yan ha, apostol man yan o anghel ha, matakwil. Lalo na kung magisterium lang yan or scholar lang yan, lalo supayin talaga yan. Deuteronomy 4:2, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking inuutos sa inyo upang inyong maingatan sa, ang mga utos ng Panginoon sa inyo, na Diyos at aking inuutos sa inyo. Huwag daragdag babawasan. Proverbs 36, huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka kaniyang sawayin ka at masundang kang sinungaling. Malinaw sa sinungaling yung magdaragdag at sa kaniyang salita.
Psalm 89:34. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain ni aking mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Ito, itong talatang to, patunay na itong yung nakasulat, yung scripture, ay yung salita ng Diyos. Ha? Linawin ko to. Yung Psalm 89:34, patunay to, na itong talatang to, nagpapatunay na yung scripture ay salita ng Diyos. Ha? Revelation 22:18-19. Sabi, aking sinaksiyan ang bawat taong nakikinig sa mga salitang ng hula at ng aklat na ito kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan na siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito ay aalisin ang ng Diyos ang kaniyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kaya yung nagdaragdag, yung mga nagdaragdag, ng salot, madaragdag yung salot sa mga Katoliko kasi nagdaragdag sila ng katuruan. Isaiah 34:16, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon, inyong basahin, kahit isa sa mga ito, ay hindi magkukulang malinaw sa talata, Isaiah 34:16, hindi magkukulang. Walang mga kailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisa na sila ng kaniyang espiritu. Para sa mga ito, mga ngaral ng Katoliko, para sa mga ngaral ng Katoliko, kulang daw ang scripture, kulang daw. Para sa kanila yun, pero hindi base kay Isaiah, sa 34:16. 1 John 5:13-15. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatubid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Malino ha? Kaya isinulat ang scripture para sa kaligtasan. John 14:26, dadapat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at pagpapaalala ng lahat sa inyo ng aking sinabi. Hindi magisterium, malinaw sa talata, hindi magisterium, hindi scholar, kundi sabi, yung tulong ng Holy Spirit. Kaya ang bawat isa, sana maging malinaw, kaya ang bawat isa sa atin, maaring makapagpaliwanag na kasulatan sa tulong ng Holy Spirit, hindi sa tulong ng magisterium, or scholar. Kanino tayo huhingi ng tulong? Para maunawaan, yun, ipaalala, at yung magtuturo sa atin, ang magtuturo sa atin, ang Holy Spirit. At itong Holy Spirit na to, ang kasama natin. Okay na po, time na po eh. I start diretso pa ba? Ayan, no, so natapos na rin yung oras mo sa pagpapaliwanag. Ako na lang muna ang mauuna. Okay? Ready ka na ba, Marcumbao? Yes po, ready na po. Sige, ang unang tanong ko sa iyo ngayon, sabi mo is, hindi batayan ang Bible Scholar, hindi batayan ang Magisterium, dahil ang Holy Spirit ang magbaback up sa iyo, sabi mo, hindi ba? Yes, malinaw, yes. Okay. Sinabi ko talaga yun. Dahil sinabi mo yun, meron lang akong gustong lilinawin sa iyo, ano? Meron talang talata ako dito ang gustong lilinawin sa iyo. Sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? Alam ko man yan o hindi, wala, labas sa topic yan, ano? Pero, hindi, bro, alam ko man yan, bro, hindi. Scripture, alam ko man yan o hindi. Bro, Brad, pasagutin mo ako saglit. Alam ko man yan o hindi. Wag mong sabihin na labas sa topic to. Dahil ang sabi mo kasi, tututunayan mo na tamang aral ang doktrina ng scripture alone. At tinatanong kita ngayon, dahil sa Biblia, labas ko na lang yung Biblia, no? Etong sinasabi sa Mateo 1:16, ang sabi ay ganito, at si Jacob ang ama ni Jose, na ang asaway si Maria. Si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Kina-confirm mo ba na ang Jose na ito ay yung asawa ni Maria? Yes or no? Next question po kasi out of topic. Hindi, ngayon, hindi to out of topic, bro. Alam ko man yan o hindi. Gusto ko kong ipaliwanag mo ito. Gusto may oy, dyan. Mark Umbao. Oh, next question. Gusto ko. Question. Hindi gusto ko. Hoy! Out of topic. Tumahimik ka. Gusto ko nga ipaliwanag mo ito using only the Bible alone.
Dahil ang sagot dito ay nasa referensya. Malinaw ang stand ko. Malinaw ang stand ko. Ang stand ko... Sagutin mo ito dahil ang stand mo, patutunayan mo na tamang aral ang scripture alone. Ang tinatanong ko sa iyo ito, ang sagot ay nasa referensya. At dahil ang topic mo, patutunayan mo na tamang aral ang scripture alone, sagutin mo ang tanong na ito using the scripture alone. Sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? Basahan mo muna ako na makaka-impyerno pag hindi ko alam kung sino yung ama niyan. Pag nabasahan mo ako, saka ko... Sige, babasahin ko. Pag wala kang nababasahin ko na makaka-impyerno na hindi ko alam niyan. Babasahin ko. Tumahimik ka muna dyan. Eto, Mateo 1:16. Una, at si Jacob ang ama ni Jose na ang asawa si Maria. So dito, ang Jose na asawa ni Maria, ang ama ay si Jacob. Sabi naman sa Lucas 3:23 ay ganito. Mga 30 taong gulang na si Jesus na magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon sa pagkaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Sa madaling salita, ayon sa Mateo 1:16, ang ama ni Jose si Jacob, sa Lucas naman ang ama ni Jose si Eli. Using the scripture alone, pakisagot, sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? Sa dalawang binigay mong talata, may sinasabi makaka-impyerno pag hindi ko alam yung sagot niya sa tanong mo. Tumahimik ka. Hoy, huwag ka magpalusot. Ikaw ba? Nagsisimula ka na namang matuliro. Nagsisimula ka na naman. Ang topic mo ngayon, patutunayan mo na hindi kailangan ng magisterium. Hindi kailangan ng Bible scholar. Hindi kailangan ang referensya. Yan ang topic mo ngayon. Dahil ang topic mo, scripture alone. So ipaliwanag mo ito. Hanapan mo ako ng talata na makaka-impyerno. Ipaliwanag. Tumahimik ka. Hindi. Hoy! Hindi yan ang... ikaw ba? Wala ka talagang silbi kapag kausap ka, no? Patunayan mo sa akin, scripture alone, hindi na kailangan ng Bible scholar, hindi na kailangan ng magisterium, dahil, sabi mo, ang tutulong sa iyo magpaliwanag, sabi mo, Holy Spirit. Sabi mo? Yes. Yan, hindi labas sa topic to. Yes. Sagutin mo ang tanong na ito. Using the scripture alone, ang sagot ito nasa Bible scholar eh. Nasa history, yes. Nasa tradisyon, nasa Bible scholar. Pero sabi mo kasi, hindi yan kailangan. Scripture alone lang. Tama ka, hindi kailangan. Dahil hindi kailangan, scripture alone lang. Ipaliwanag mo, using scripture alone, sino ang tunay na ama ni Jose? Si Jacob o si Eli? Tama ka, Bardanjo. Hindi na kailangan alamin niya kasi hindi makaka-impyerno yan. Hindi. Tama ka ba? Hoy! Ikaw ba? Wala akong pakialam kung may impyerno ka ba niyan o hindi. Ang tanong ko sa iyo, sagutin mo yan using scripture alone. Brother Danjo, wala ka na bang itatanong tungkol sa scripture alone? Wala ka pang napapatunayan kasi umiiwas ka sa tanong. Labas sa topic yan. Hindi labas sa topic. Sige, tanongin natin si Brother Tata. Brother Tata Rosal! Saan ito sa moderator eh? Okay, hindi yun labas sa topic dahil ang mga talata mo nanyan sa Biblia. Pangalawa, sabi niya ang mag-guide niya ang Holy Spirit. Sabihan ng Holy Spirit nga i-guide po kayo or makasagot ka, brother. Saan namang Holy Spirit mo ngayon? Para maintindihan ng mga CFD, no? Para maintindihan ng CFD. Mga CFD, lahat kayo, para maintindihan nyo. Ang nakasulat sa scripture, yung ikaliligtas. Para saan ba yung scripture? Para sa ikaliligtas. Kung hindi ikaliligtas, huwag mo na masyadong pag-iintindi. Kasi napupunta kayo lalo sa bulaang propeta at sa mga sabi mo, turo ng Diablo. Sabi mo, Mark, umbawa, nakasulat sa scripture, ikaliligtas. Yung binasa ko bang Mateo 1:16 at Lucas 10:23, nasa Biblia ba yun? Yes, pero kapilosopohan yun. Tanong. Yung pagpatay sa mga bata, okay. Yung pagpatay sa mag-asawa ng 1,000, makakaligtas? Pilosopo, kapilosopo. Okay, tanong. Tanong. Bro, nalilito ako. Yan ha? Nalilito ako. Gusto ko lang ipalabas na nalilito ako.
hindi ko maunawaan nang binasa ko ang Mateo 1:16, sabi ang ama niya si Jose. Ah, sabi niya ang ama niya si Jacob. Sabi naman sa Lucas 3 ang ama niya si Eli. Teka, nalilito ako. Sino ba talaga ang ama ni Jose, si Jacob o si Eli? Ang gagawin ko niyan, bro, tatakbo ko sa Bible Scholar. Okay, para maunawaan ko. Yan ha? Hindi ako against din eh. Hindi ako against sa referensya. Referensya. Oh, tatakbo ko sa Bible Scholar. Dahil alam ko na nasa Bible Scholar ang sagot. Nasa history, nasa tradisyon. Ngayon, sabi mo kasi, hindi na kailangan. Sabi mo ha, hindi na kailangan. Para matindigan mo ang tindig mo na scripture alone, patunayan mo sa akin na hindi na kailangan ng Bible Scholar. Hindi na ako kailangan pa tumingin sa mga Bible Scholar. Hindi na ako kailangan tumingin sa tradisyon. Hindi na ako kailangan tumingin sa history. Scripture alone. Pakisagot. Yes. Using the scripture alone. Bigyan niyo ako ng time para magsalita ha, bro. Ah, hoy. Ang haba ng time mo kanina, 10 minutes. Ngayon ha, huwag sasalita, sasagutin kita, bro. Pati tinatanong mo, tapos ayaw mo pagsagutin. O, sino nga? Diba? O, sagutin ko na. O, very simple ang tanong eh. Kung hindi niya malaman yan, hindi makaka-imperno yan. Bigyan mo ako ng talata. Wala akong pakialam kung maka-imperno ba yan sa'yo o hindi. At hindi ako obliged na magbigay ng talata sa'yo dahil ikaw ang nagpapatunay. Yes, Brother Wendell. Dapat sagutin talaga yan eh. Umbaw dahil ang kaniyang paliwanag, sapat na ang scripture alone para ipaliwanag ang nakasulat. Makaligtas, Brad. Tumahimik ka, ikaw ba? Nakasulat na makaligtas. So dapat sagutin niya yan, Brad Jando. Yes. Sagutin mo yan. Sagutin ko yung makakaligtas. Tanong mo ako kung paano maligtas ang tao. Oh, sige, sige. Palitan ko na lang. Palitan ko na lang dahil kinawawa ka na eh. Palitan ko na lang dahil unang tanong ko pa lang, kinawawa ka na. Palitan ko na lang. Kapag matigas ang ulo mo, kick out kita. Pag pinamute kita, pag minute kita, ibig sabihin, tumahimik ka muna. Ikaw, ha? Talaga nakaka-alsa ka ng ano, ha? Radyo Jando? Yes. Pagbigyan mo na lang siya, hindi niya kayo sagutin. Ang mga nanonood na lang ang maghusga sa kanya. So, pasagutin niyo ako para maunawaan ng mga hindi mo sinasagot ang tanong ko. Hindi mo sinasagot ang tanong ko. Sabi mo lang, hindi naman niya nikaliligtas. Di man ako may impyerno ko, hindi ko masagot. Di naman tinatanong ko kung may impyerno ka ba o hindi. Kasi Brother Danjo, pakinggan niyo ako ha. Mahimik ka, hindi yan ang hinahanap kong sagot. Pakinggan mo ako Brad. Ang stand ng scripture alone, hindi nga lahat nakasulat sa scripture. Kaya pwede kang gumamit ng referensya. Pero yun ha, huwag kang daragdag ng mga doktrina na wala sa scripture. Pwede kang pagtibayin yung nakasulat sa scripture, hindi gumawa ng tawaging ama yung mga pare, yung may Diyos may ina, rosaryo, saka mo sa makabasa niyan, di ba? Sinabi ko sa iyo, Baikoba, tumahimik ka. Sabi ko sa iyo kung ano ang tinatanong, yun lang ang sagutin mo. Tanggalin kita ngayon. Kung anong tinatanong sa iyo, yun lang ang sagutin mo. Tama 'yun, Brad. Very simple lang naman ang role. Makumbaw, sinabi ko na sa intro sa'yo, kung ano ang tinatanong, yun lang ang sagutin mo. Napunta ka na naman sa Rosario, napunta ka na naman sa Mother of God, napunta ka naman kung saan. Ikaw talaga, wala ka talaga sa katinuan kapag kami nakaharap mo. Umayos ka ng mabuti. Nakakahiya naman, dami nanunood sa'yo, tapos ganyan ka sumagot. Ito namang, pritan ko na lang. Hahanapin ko ang tunay na iglesia kasi sabi kasi sa Efeso 5:23 na ililigtas ni Kristo ang kanyang iglesia. Ngayon, using scripture alone. Yan, tama yan. Nasaan ang iglesia ngayon na tinayo ni Kristo? Ayun, ito ah. Una hindi Roman Catholic. Pakinggan niyo hindi ko tinatanong ko Roman Catholic ba ano? Sagutin mo ako, Brad. Sandali lang. Hindi ko tinatanong kung Roman Catholic ba o ano. Ang tanong ko, using the scripture alone, nasaan na ngayon ang iglesyang tinayo ni Kristo? Nasaan na? Sagutin mo. Paano yan, Brother Dancho? Hindi niyo ako pinasasagot, tapos tatanungin niyo ako. Ano yun? Napaka-ironical naman nun. Di ba? Tatanong ka, tapos hindi mo pasasagutin.
Ganito yan, bro. Turuan kita, ha, para matuto ka ng ano, talakayan, ha. Natanong ako, saan na ngayon, iglesia na yun ni Kristo? Ang isasagot mo dyan, pangalan ng lugar. At ebidensya ng talata, kasi scripture alone eh. Ebidensya sa talata na narito ang iglesyang tinayo ni Kristo ngayon, sa ating panahon ngayon, year 2023. Ang sagot mo dyan, tuturuan kita kung paano sagutin yan. Scripture alone. Ibibigay mo ang pangalan ng lugar at ang talata kung nasaan na ngayon yan sa taong 2023. Yan ang ibibigay mo. Yan ang sagot sa tanong ko. Huwag kang magsabi na hindi naman yan Roman Catholic. Hindi ko tinatanong kung Roman Catholic ba yan o ano. Hindi pa tapos eh. Kaya nga. Bardanjo, ganito no. Para fair, sinahamon ko si Father Darwin. Hindi ka worthy para iharap ko kay Father Darwin mo sa akin. Hindi ka naman tinong kausap. Hindi ka na worthy para iharap kay Father Darwin. May ano, para fair yung sagutan at tanungan. Oh, kasi ano na si Brother Talibong na lang, si Wendell Talibong na lang. Kasi pangit yung ganyan, patatanungin niyo ako, tapos hindi niyo ako pagsasalitain. Pangit, walang kwenta yan. Nasasabi ko pa lang, hindi Roman Catholic. Takot agad ang CFD, binimute na agad ako. Di ba? Brother Jendo. Oh. Brother. Brother Jendo. Yes, Batata. Insert to na lang yung, nasaan na siya? Nandiyan pa siya? Yes, andito ko. Okay. Dahil yung insert lang ko, isa lang tanong. Dahil yung dahil yung sekta mo is one is born again. Yes, one is born again. Yun ba ang tunay na iglesia na tatag natin ng Panginoon using the Holy Scripture? Ay, yes po, yes na yes. Hindi lang po kayo nakinig sa debate namin ni Bardanjo through church. Kami lang yung nabautismohan sa pangalan ni Yahushua na hindi ginagawa ng Roman Catholic, at ang Roman Catholic ay lumagpas, nagdagdag, humigit sa turo ng mga apostol na kaming mga born again, hindi kami lumagpas sa nakasulat, kaya nga scriptures alone kami. Kami yung iglesia mula pa sa Day of Pentecost na tinatag ang iglesia. Okay. Salamat. Palop, isa na lang, palop. Saan na talata ang nagsabi na ang iglesia na tatag nating Panginoon ay tawagin one is born again? Saan na talata? Ay, wala po. Kaya nga, saan, Brother Tata, para malinaw, no? Ang scriptures alone, mga believer ng scriptures alone, hindi kami naniniwala sa word for word. Kung kayo naniniwala, kay problema nyo na yun. Pero malinaw ang Holy Scripture sa John 3:3 pa lang, pinangaral ni Yahushua, aming founder, ang born again. Pagkatapos natupad siya sa Pentecost na binautismo sa pangalan ni Yahushua, na kami lang ang Juanes, yung tatawag niyong Juanes, ang nabautismuhan sa pangalan ni Yahushua na hindi niyo ginagawa. Kasi kayo, Father, Son, Holy Spirit, hindi nagamit ang nag-iisang pangalan ng tagapagligtas. Kas na, mahaba na. Tanong, sagot mo, hindi mabasa sa Biblia yung title mo, Juanes Born Again. Yes, hindi mo mag-sure kami. Sangayon kayo, yung one is born again, hindi mabasa sa Biblia. So, labag na yun sa yung prinsipyo na Bible alone lang dahil hindi yun mabasa. Yun ang pagkakamali mo, Brother Tata. Yun ang pagkakamali nyo sa pag-scriptures alone. Ang scriptures alone, yung doktrina galing sa scripture, hindi sabi word for word. Yung doktrina, ano ba yung doktrina? Kailangan ka bautismo sa pangalan ni Yahushua. You must be born again sa tubig at sa espiritu. Ginanap na mga born again at nanatili kami. Layo, saan? Sa tinuturo ng apostol. Hindi word for word. Ang layo. Sabi niya, hindi mabasa sa Biblia yung title niya. So, lapas na yun sa Biblia. Wala sa scripture. Okay. Sino po ang pwedeng makadebate sa inyo ng ano, ng formal debate? Wala. Pero bro, ikaw mismo hindi ka formal. Bro, diretsahin na kita. Ikaw mismo hindi ka formal. Napakalinaw ng aking tanong. Ikaw, ang layo-layo ng mga binibanat mo. Kaya nga ako nakaano sa'yo eh. Kakasimula pa lang kanina, nagbigay na ako ng role. Mark Umbao, sana matuto kang matinong kausap. Kung ano Brother ang tanong, yun lang. Yung salita na madalamot. Bastos, nagsasalita pa ako. Ang sabi ko, kung ano ang tanong, yun lang ang sagutin mo. Huwag kang tumakbo ng kung ano-ano dahil maraming beses na tayong nagsisigawan, nagbubulyawan. Nang dahil dyan sa katigasan ng ulo mo, kung saan ka napupunta, di naman yan tinatanong sa'yo. Kaya nga, para maging matino, gusto mo pala ng formal. Salita lang. Sabihin mo lang na hindi mo alam ang sagot, tapos. Oh, sandali lang. Opo, Danjo, sandali lang. Huwag mo ipilit.
sabi nyo, wag lalabas sa kung ang tanong ay nasa topic, sasagutin ko. Eh, wala sa topic yung tanong mo eh. Nasa topic, kinonfirm ni Brother Tata Rosal. Moderator yan si Brother Tata Rosal. Moderator yan. Matagal na yung may karanasan sa moderation. At saka si Brother Wendell. Mga bigating debatidor yan. Ikaw, baguhan ka lang. Sa punto-punto ka lang naging debatidor. Kaya wag kang mas magaling pa sa moderator. Alam ng mga moderator ni Brad Tata at ni Brother Wendell na ang tanong ko ay nasa topic. O mo sabihin na wala kang alam. Bago ka lang naging debater eh. Kami pa ang una na kalaban mo eh. Danjo, wala na bang tanong? Kasi kung walang tanong... Oh yeah, ito! Ang daming tanong ko sa'yo, hindi po sinasagot ni isa man. Oh, ito ang tanong ko sa'yo. Ulitin ko ang tanong ko. Puro sermon, walang tanong. Ulitin ko ang tanong ko. Ulitin ko ang tanong ko. Sige po. Oh, ulitin ko tanong ko ha. Pakinggan mo. Nasaan na ngayon sa panahon nating 2023 ang Iglesia ng Tinayo ni Kristo, nasaan na? Anong talata at anong pangalan ng lugar? Basa. No, tinanong mo 'tong taong 'to. Tinatanong, ayaw nang sumagot. Kanina ayaw ko pasalitain. Sorry, nakamuyot. Nag-iingay na nag-iingay. Oh, Brother John, may talata ko. John 3:8. John 3:8. Sabi dyan sa... John 3:8. O sige. Oh, John 3:8. Anong lugar ang sinasabi sa John 3:8 at yan ba ay nasa panahon natin ngayon 2023? Sandali lang, brother. Basahin ko lang. Saglit lang. Papaunawa sa inyong talata. Wag na. Bro, very simple tanong. Nasaan na ngayon? Ngayon, sinabi ko pa kanina, year 2023, nasaan na ngayon? Kasi ako, nagbabasa ako ngayon. Nabasa ko, si Kristo ang magliligtas sa kanyang iglesia. So, kailangan kong pumasok doon. Nasaan yon? Ngayon. Ang binabasa mo, hindi naman yan pangalan ng lugar at hindi naman yan year 2023. Oh, Brother Anjo, ito. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang galing at kung saan paroroon gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Ang lino ng Brother Anjo, no? Kaya kalat na kami. Marami, may ibang lugar, marami nang mabuhay. Anong pangalan ng lugar, bro? Anong pangalan ng lugar? Ano ang pangalan ng lugar? Sa Pilipinas, meron. Sa Pilipinas. Yung John 3:8 ba ay sa Pilipinas ba yan? Ay, yes! Sabi, oh. So, ibig mo sabihin, ang pag-uusap ni Nicodemo at saka ni Cristo na ganap sa Pilipinas, kumalat, Brother Lanjo, unawain nyo yung talata. Kakalat kami. Palitan ko na lang. Yung 3,000 palitan ko na lang. Day of Pentecost, yung 3,000 na bautismahan sa Day of Pentecost. Ito. Nagdagdagan. Palitan ko na lang. Pag-usapan. Ang layo. Palitan ko na lang. Brother Lanjo, di ba yung sa Day of Pentecost, may galing sa Asia, galing sa... Ang tanong ko sa'yo, year 2023. Oh, Bardanjo. Uy! Nga, Bardanjo, gumumalat kami. Ang yan tanong ang ko sa... Ngayon, yung Catholic, yan yung chismis na sa referensya ay, ng Sihan. Hoy! Sa referensya. Ang tinatanong ko sa'yo... Pero, Bardanjo, ang... napansin mo? Uy! Napansin mo? Yung sinasabi ko sa'yo nasa scripture? Tinan mo taong to. Napansin mo? Diba? Tanggalan ko nga to ng co-host. Matigas ang ulo eh. Ang sinabi ko sa iyo, saan na ngayon? Ngayon. Ang binabasa mo, year, first century pa yan. Ako nagbabasa, nasa panahon ngayon. Nasaan na yan ngayon? Ang binabasa mo, first century. Pentecost, first century yan. Ikaw talaga. Tanggalin lang kita ng co-host. Binigyan ka ng opportunity maging co-host. Pag minute kita, nag-iingay ka. Talaga. Palitan ko na lang yung tanong. Eto, mag-focus ka sa tanong ha. Eto ang sabi ni Apostol Pablo.
Sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki may asawa na hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Nang sabihin ni Apostol Pablo, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Sa ngayon ka ba na yung kanyang tinuro dyan sa 7:12 ay wala sa scripture dahil opinion niya lang? Yes or no? Sagot! Ayun, okay. Salamat naman. May pagkakataon magsalita. Salamat, Brother Anjo. Sobrang utang na loob ko na yan. Sobra. Thank you. Ang tanong, totoo ba yung opinion niya wala sa nakasulat? Nung una wala, pero naisulat na ngayon sa 1 Corinthians 7:12. Nandiyan na. Salamat. Nang sabihin ni Apostol Pablo na ito'y opinion ka lang, tanggap ba niya ang turo mong scripture alone? Ha? Nang sabihin ni Apostol Pablo na ito'y opinion ko lang, gamit ba niya ang doktrina niyong may scripture alone? Ayun, salamat uli, Brother Anjo. Salamat uli, nakapagsalita ako. Tanggap niya ang scripture alone. Yes. Tapos yung sinabi niyang hindi nakasulat, hindi naman yun makaka-impyerno. Kaya ano lang yun, nabanggit lang niya. Parang ganito, sabi, huwag kang tatawid sa green light. Wala naman masama doon. Ibig sabihin, hindi makaka-impyerno at hindi makakaligtas. Yung sinasabi niya, wala lang. Wala, walang problema doon. Hindi ko tinatanong sa iyo kung nakaka-impyerno ba o hindi. Nung sabihin ni Apostol Pablo, ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Tinatanggap mo ba na ang linyang niya na isang patunay na hindi sila scripture alone? Yes or no? Ay, salamat ulit, napagsalita ulit ako. Ay, hindi po, malaking kaligawan yan, kamangmangan yung ganyang pagkaunawa sa talata. Maraming nabanggit sa scripture na hindi naman nakaka-impyerno at nakaka-impyerno. Yung ina, yung Diyos may ina, nakaka-impyerno yun. Nakaka-impyerno ang Diyos ay may ina. Saan binatay ni Apostol Pablo ang kanyang opinion? Pakiulit niya tanong, sorry. Saan niya binatay ang kanyang opinion? Dahil opinion niya lang yan eh. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dyan. Saan niya binatay ang kanyang opinion? Opinion niya. Saan niya binatay ang opinion niya? Sa scripture ba o hindi? Sa sarili niya. Wala namang sinabi dyan na dahil bumati siya sa sarili niya. O, pasagutin ka po, Brother Danjo. Hindi naman ibig sabihin bumati siya sa opinion niya. Ay, nagturo na siya na may ina ang Diyos. Na may ang rosary. Tinan mo. Ang layo na naman ang sagot nito. Ang hindi ko tinatanong kung mayroon bang may ina ang Diyos, mayroong rosary. Ikaw talaga, tuliro ka talaga kapag kinakausap ka, no? Hindi ka talaga matino. Ang halip ka ng formal eh. Hindi ka mismo, hindi ka formal. Sabi mo, so ito'y opinion ko lang. So hindi siya nakabate sa scripture nang sabi niya ito'y opinion ko lang. At dahil hindi niya nakabate sa scripture, tanggap mo na si Apostol Pablo sa panahong yan nagtuturo nang wala sa scripture. Yes or no? Yes, nagtuturo siya, pero hindi ikaka-impyerno at ikaliligtas. Kung natatanong ko nakaka-impyerno ba o hindi? Uy! Hindi ko tinatanong kung ika-iimpyerno ba o hindi. Kanina pa tayo dyan. Nung sabihin, itong tanong ko, nung sabihin niya ito'y opinion ko lang, tanggap mo ba na yung kanyang opinion, hindi niya hinugot sa scripture? Yes or no? Yes, hindi niya sinugod sa scripture, pero hindi yung doktrina na makaka-impyerno at makakaligtas. Pero ang turo ng Katoliko, makaka-impyerno at makakaligtas. Makaka-impyerno talaga ang turo ng mga Katoliko. Yun ang nakaka-impyerno. Gibana. Inamin na niya eh. Na si Apostol Pablo, nakabate sa opinion nung panahon yan, wala scripture alone. Kasi may bate sa opinion niya eh. Giba na yung stand mo. Bigay ko na sa mga kasamahan ko para magtanong. Sino na magtatanong?
Ako bro. Sige, ikaw muna, Brother Junry. Balik ko yung co-host ni ano, ni Mark Umbaw. Sana matino na ito. Nakuha ko na yung gusto ko. Brodyando, mag-ano kaya tayo ng ano, ng konting sistema, lagyan natin ng ano, para may control din si Mark, no? Ganito po. Okay lang ba sa inyo, mga kapuntos? Sige, okay lang. Sige bro, sabihin mo bro, ano yung ibig mo sabihin? Okay, lagyan natin ng sistema, ganito, no? Tatlo hanggang limang tanong, hanggang ilang tanong ba? Tatlo o lima? Siguro, ano lang, eh, kayo na bahala, basta isipin nyo lang na mayroon pang kasamahan. Yun na nga, para at saka ba i-control din si Mark sa pagsasagot, no? So, Mark, okay ka lang ba? Makagaya ng ginawa natin dati. Very professional siya, ng debate talagang may sistema, eh, no? So, okay ka lang ba? Mag-rules tayo ng konti, bro. Okay sa akin yung pabor ako dun. Agree ako dun. Yes, eh. Para medyo be professional, bro, Mark, no? Ganito ang magiging rules natin because this is just a talakayan. Lalagyan natin ng oras, no, ng konti, no? So kapag sumagot ka, halimbawa magtatanong si brother, sasagot ka ng pagka-categorical ng questions, you can answer categorically. And then pagkatapos ng categorically, you have only 20 seconds. But make sure, no, wala po tayong dadagdag na ibang topic, na ibang sasabihin, maliban dun sa mismong tinalakay mo na topic. Okay? So walang lalampas. Sabi mo nga, walang dadagdag po. Okay ka lang po ba doon, bro? Kung categorical lang questions, answer categorically. Pag naman hindi, you can answer it in 20 seconds. Okay lang ba yun? Okay, at least 30 seconds. Okay lang ba yun, so, bro, Mark? Ayos yun, ayos. Sige. Para dire-diretso tayo. Isaset ko lang yung time po, no? Okay, para may sistema tayo. Yeah. Hindi na ba ako magtalo? Set timer. Si ano muna, Brother Angel? Si Brother Junry muna. Now? Brother Angel. So, Brother Junry? Junry muna. Now, question. Yes, salamat bro. Narinig ko kasi kaganina bro, ginamit mo yung Jan 21-25 tsaka Jan 20-31, no, na maraming mga ginawa ang ating Panginoong Hesukristo na hindi na naisulat. Sa tingin mo bro, pinaturo ba yun o hindi na pinaturo? Hindi na. Kaya lang hindi na isinulat eh. Kasi sapat na, ewan ko lang sa inyo mga CFD, no, kung naniniwala kayong kulang scripture para maligtas ang tao. Kung kulang, kulang ang salita ng Diyos. Kasi nga mamaya may talata ako na ang scripture ay salita ng Diyos. Kung kulang ang scriptures, malaki ng problema sa part ng CFD yan. Kasi nga, naniniwala ako, sapat ang nakasulat sa scripture para maligtas ang tao at maimpyerno ang tao. At kung magdadagdag ng turo na hindi na sa Diyos, time na po. 30 seconds. Salamat. Next question. Salamat. Salamat sa pag-aperma na hindi na itinuro, no? Yung mga ginawa ni Jesus ay hindi itinuro. Pero ayon kasi dito, bro, sa ang dating Biblia, mababasa mo dyan. Masahin ko na lang, no? Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teopilo ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So yun palang lahat ng ginawa at itinuro. Yung lahat ng ginawa natin Panginoon Isok, kahit hindi yung pati na yung hindi na naisulat ay itinuro din kasi lahat nga ng ginawa ay at itinuro. So question, magpapatuloy ka pa ba doon sa pag-akala mo na hindi itinuro yung mga hindi naisulat na ginawa ni Jesus? Tama yung ano, talata, susundan ko yung talata. Tinuro, maraming itinuro, maraming mga bagay na doktrina sa Holy Scripture. Objection okay, maraming siya mo dito. Ano po yung objection mo, Brother Dre? Yes, kasi nung tinanong ko siya, sabi niya hindi na daw isinulat yung mga hindi na itinuro yung mga hindi na isulat na ginawa ni Jesus. Ngayon, pinakita ko sa kanya na lahat pala ng ginawa ni Jesus, ito lahat eh. Na yan, no? Lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So lahat ng ginawa niya itinuro din. No, sabi niya kasi kaganina hindi na daw yun itinuro, pero ayon kay San Lucas sa tumusumulat ng gawa, itinuro lahat ng ginawa pati yung hindi na naisulat. Magpapatuloy pa ba siya doon sa kaniyang akala, maling akala na hindi na naisulat? Magpapatuloy pa ba siya doon o hindi na dahil meron palang nabasa na nakasulat? Yes, magpapatuloy ako. Na itinuro pala yung hindi na, pati yung hindi naisulat ay itinuro. Then, okay, so ano yung masasabi mo, Bro Mark? Ayun, magpapatuloy ako sa tinatayuan ko na yung mga
may mga tinuro sa Holy Scripture na hindi na isinulat. Kasi nga, eto nga oh, maraming tanda na nga sa harap nila ng mga alagad. Tanda na nga mahalaga yan, importante yan. Pero hindi na nga susulat, di ba? Kasi nga, sabi niya, ito yung nangasulat upang kayo'y magsisampalataya sa Jesus Christ. Paano sa inyo ay magkaroon kayo ng buhay? Ang importanteng ay yung Old Testament, ang dami tinuturo dyan, hindi natin pinapakailaman. Sabat nga, hindi nyo na pinapakailaman eh. Diba? Ang daming turo sa Old Testament, hindi natin pinapansin na bakit? Kasi nga po, ang importante yung ikaliligtas at ikayimpyerno natin. Yung ibang katuhan ay... Time na po. Okay, so... Okay, salamat. Sa at least hindi niya tanggap yung nakasulat na so akin siya sa Bible na nakasulat na itinuro din pala. Kasi magpapatuloy daw siya. So next question, ito. Ito bro, unang Korinto 11:2, sabi dito, kayo'y aking pinupuri na sa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo ako at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ano tong turo na ito bro? Biblia or tradisyon? Ano yan? Scripture yan. Ano yung pagbibili ako? Sorry, nawala ako. May binabasa kasi ako. Sorry. Ano yes, ulit? Ito. Kayo'y aking pinupuri na nasa lahat ng mga bagay ay naalala ninyo at iniingatan ninyong matibay ang mga turo na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Ano tong turo dito na iniingatan ng taga-Korinto? Scripture or tradition? Ano yan? Salita ng Diyos yan. So, hindi siya tradition. Tradisyon, ang salita kasi ng Diyos, turo, tradisyon, tanda, propesya, marami yan, brother. So hindi ka na, hindi ka na pala ngayon, Bible, alam, tradisyon din. Sandali, bro, John Ray. Sorry. Kaya natin siya mag-explain muna po. So, pinos ko muna yun, no? So, tapusin mo nga yung paliwanag mo, bro Mark. Brother John Ray, maraming sinabi si Kristo na nung una salita kasi kasama pa nila. Pero isinulat yan para nga kayo'y maligtas. Yung mga hindi na isinulat, huwag nyo nang pakialaman yun. Okay, ngayon, time. Dito, time na po. Okay, ang tanong ko bro, di ba sabi mo kasi, tradisyon din to. So ngayon, ang question ko, hindi ka na pala ngayon Bible alone lang, pati tradisyon. Sagot na po ako? Sige po. Okay. Bible alone pa rin ako, scriptures alone pa rin ako kasi ang tradisyon na naisulat. Kung ano man yung naisulat na dapat nating ganapin, dapat nating ituro, ipangaral, paniwalaan, ay nakasulat. Yung mga hindi, sabi, huwag ka nalapis, angel man or ano, apostol man na mangaral. Kasi sabi okay, mo, bro, itong, kasi bro, ito... Pang ilang question na yan o follow-up? Pangatlo pa siguro bro, kasi kaganina, ano pa yun eh, categorical. Clarify ko lang ba? No? So, pangatlo pa to. Pangatlo. Mark, later on, so pwede kang magpaliwanag mamaya, bro, John Rhea. Okay, salamat. For 2 minutes, yes. Papaliwanag. So, ngayon, resume po tayo sa next question. Third question, fourth question? Pang third. Third lang. Okay po. Sige, tuloy. Okay, since... Go ahead. Yes, since sinabi mo na ito ay scripture na tradisyon na isinulat din. Ano itong mga turo na ito na isinulat? Kung scripture yan? Sabat. Yung pagsisimba. Yung ano, pananalangin. Ano yung tradisyon yan? Ano yan? Halimbawa, baptism. Ano pa ba? Marami. Teka lang ha, sandali. Sorry, hindi ako na sa tanong. Marami yan, Brad. Hindi ka na magpalahanda. Okay, fourth question. Okay, narinig ko din sa'yo kaganina, bro, na walang authority ang church, no? Kasi ang may authority Bible, tama ba yung narinig ko? Confirmation lang? Ay, mali. Ano yung pagkasabi mo? Ang mali sa mga ngaral ng Katoliko, pinaglalaban, pinagkokontrahan yung authority ng church at ang scriptures alone. Sabi ko, magkaugnay yan at magkasama yan. Huwag niyong paglabanin yan. Ang mga ngaral na nakasulat sa scripture, yung iglesia, yung may authority, yung mga ngaral, magpapaliwanag, at yung tatayuan na pananampalataya ng iglesia galing sa scripture. Huwag maghiwalay niyan. Okay. So, resume tayo sa question mo po. So, ibig mong sabihin, bro, hindi kaya
mag-teach ng Bible without the church? Sorry, pakiulit. Hindi kayang ano? Sorry? Since sabi mo hindi pwedeng magkahiwalay ang church at ang Bible, yes. ibig mo bang sabihin, church cannot teach alone without the church? Yes, kaya nga yung baptism on sa Day of Pentecost na natili sa pinapangaral ng mga apostol. Kaya yung scripture at yung church ay magkaugnay, magkasama, hindi pwede paghiwalayin. Kaya nangangaral ang mga apostol ay yung mga nabautismo, hindi lumagpas, humigit sa pinapangaral ng mga apostoles, hindi katulad ng Roman Catholic. Time na po. Last question, bro. Last question po tayo. Sandali lang po. I-set natin ulit. So, last question. If it is the questions categorically, you have to answer it categorically po. And then you have 20 seconds to ano. And then after this po, you can have 2 minutes po para rebuttal mo, bro. Salamat, bro. Kangel. Okay. So, after this last question, go ahead. This is my last question. Kasi in-affirm niya na meron din palang tradisyon, meron din palang church magisterium, at meron din palang Bible. So, meron na siyang 3 pillars. Question ko, bro, Mark Umbaw, are you Catholic now? Ay, magandang tanong yan. Gusto ko yan. Hindi. Kasi yung tradisyon, yung ano ba isang nabanggit mo, tatlong pillars, lahat yun, yung binasihan ko, nakasulat lamang. Pero ang Katoliko, hindi ako kailanman hindi ako magiging Katoliko kasi hindi scriptures alone. Yung mga tradisyon, wala sa scripture. Yung doktrina, wala sa scripture. Yung mga paniniwala, wala sa scripture. Yun yung pinakamalaking pagkakamali ng Roman Katoliko. Time. Thank you very much po, bro Mark. No, salamat po kay bro Junry. And now, you have, ito timer lang po natin. You have 2 minutes po to explain yung lahat ng mga question mo, kung bakit mo tinanong lahat yon. And the time start now. You have 2 minutes po. Okay, salamat. Well, unang-una, no, dito pa lang sa unang tanong natin, no, na yung mga hindi na isulat na sinabi sa John 21:25 at John 20:31 na hindi na naisulat, sabi niya hindi daw naituro. Pero wala na sa notes siya, kaya sabi niya hindi na lang siya maniniwala dito. So against na sa kalooban niya yon, kahit na pinagtindigan na lang niya, no, kasi sabi dito lahat ng pinasimulang ginawa at itinuro ni Jesus. So lahat ng ginawa natin Panginoong Hesukristo, kahit pa hindi na isulat, itinuro yon. Kaya nga may tradisyon. Pero okay lang naman kahit na hindi niya tinanggap yun, kasi sa ikalawa nating tanong dito sa unang Korinto 11:2, sa gayon din naman siya na ito pala ay mali pa yung talata 2:11:2. Ayan. Itong turo pala na ito, itong mga iningatang turo, no, ng mga taga Korinto ay mga ano pala yan, tradisyon, hindi pala yan scripture. Actually, hindi yan scripture, no, kasi kung titingnan natin sa Greek, ang scripture is garape. Tapos ang tradisyon is paradosis sa Greek. Tingnan mo yan. Paradosis yan sa Greek, hindi yan garape, kaya hindi yan scripture. Tradisyon talaga yan, kapatid na Umbaw. So may tradisyon na siya, kasi sabi niya tradisyon yan. Okay, so may tradisyon na siya. Ngayon, pinaliwanag ko sa kanya yung sinabi niya kaganina sa istan niya na hindi ko naklaro, pero kinaroon niya na hindi dapat magkahiwalay ang church at ang Bible. So okay na siya. Tapos tinanong ko, so hindi pala pwede makapagturo ang Bible lamang nung walang simbahan? Sabi niya, yes. So ang kulang na lang sa kanya, pagpabinyag. No, hindi na pala siya Bible alone kasi may tradisyon siya. May Bible siya. Yes? 10 seconds lang. 10 seconds. May Bible siya, may magisterium siya, mayroon na rin siyang tradition. So, welcome to the Catholic world, Brother Umbaw. Salamat. Time. Ayan. So, ayan. Ganda po ng mga tanungan natin. Ngayon, susunod, pupunta po tayo sa susunod na magtatanong. Sino po yun? Brad Wendell, ready po ba kayo? Okay. Ano, bro? Si Brad Tata? Susunod ka po ba? Brad Tata muna. Okay, so ganito po yung gagawin natin. Pareho lang po kanina, no? So wait po sa signal ko kung ready na po kayo. You have 5 questions and now the time start now for the first question. Okay, maraming salamat sa pagkakataon, Brother Angel. Ang ano na lang, dahil yung mga lahat ng talata niya isinulat ko, pero
kung tanungin siya sa talata, ang sagot niya is, ano, tatakbo siya sa doktrina ng Simbahang Katoliko. So, dito lang ko. Anong tanong, brother? Lahat bang utos ng ating Panginoon Jesus sinunod ninyo? Sinunod na? Lahat ng utos ng ating Panginoon Jesus sinunod ninyo? Hindi. Wait, sorry, nawala yung ano ko, ano, pakulit, ano, ano yung, pakulit yung tanong, nagkagulo yung ano ko, Zoom ko, sorry, nagulo ko. Ano, pakulit yung tanong, lahat ng itinuro, sorry, pakulit. Oh, lahat ba ng utos ng ating Panginoon Jesus na nandyan sa Biblia, Holy Scripture, sinunod ba ninyo o hindi? Yes, lahat ng itinuro ng apostol na para sa ating ikaliligtas ng ating kaluluwa, sinunod namin. Yung mga hindi na itinuro ay ibig lang sabihin, hindi na yan, wala na epekto yan sa kaligtasan. Okay, maraming salamat. Sa next Matthew, question po. Okay, maraming salamat. Sa Matthew 28:19 hanggang 20, anong utos dyan ni ating Panginoon Jesus at sinunod ba yun yan? Ano yung talata? Matthew? 28:19. Utos niyo ng ating Panginoon Jesus. Ayun yung baptism, tama ba ako? Basta, yun. Utos yun ng ating Panginoon Jesus. Sinunod ba yun ninyo? Wait lang, basahin ko lang yung talata. Hindi ko, mayroon sumagot, hindi ko alam yung talata. Sige po, basahin niyo po, naka-pause yung time. Table of God. Okay. Matthew 28, ano, sorry? 20. Yan, dahil dito, okay, 19 na, 28-19, tama ko. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautisman. Yes, maganda mong talata to. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Holy Spirit. Yes, sinunod namin to. Natupad to sa Diyopend ito sa pangalan ni Yahushua. Bro Mark, sandali po, pause po na, no? Kasi binasa mo lang kanina, wala pa tayong timer. So ngayon, yung question siya po, you can answer now. Your time is start now. You have 20 seconds. Yes, salamat. Paborito kong tayo, ano to, talata. Ewan ko ba, bakit hindi ko kabisado, no? Bautismoan sa pangalan ng Ama. Ano ba pangalan ng Ama? Di ba, Ama ng sinungalingan, si Diablo. Di ba, nakakatakot kung sinong ama-amang pinapangalan nila sa bautismo nila. Sa pangalan ng Anak, may mura yan, eh. Anak ng, oh. Di ba, nakakatakot na bautismo to, eh. Natupad ito, sinunod to ng apostol. Okay, apostoles. Time na po. Clarification lang, Brother Angel, ha? Okay po, clarification. Ang mabasa dyan, bautismoan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Clarification. Utos ng ating Panginoon Jesus? Hindi. Yes, utos yan ng at nag-iisa nating tagapagligtas at Diyos na tagapagligtas. Ngayon, walang pangalan ng Ama, walang pangalan ng may pangalan ng Anak. Objection. Sandali lang po, bro Mark, no? May objection po. Ano po yung objection niyo? Hindi, ang aking tanong, sinunod ba yung sa ngalan ng Ama, bautismo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo? Hindi ko nagtanong ano ang pangalan ng Ama, anong pangalan ng Anak? Hindi yung tanong. Ang utos yun, bautismoan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Utos yun ng ating Panginoon Jesus. Sinunod ba yun ninyo? Hindi. Mark Umbaw, moderator muna, Mark Umbaw, sandali lang po. So Mark Umbaw, categorical po yung question. Sinunod nyo o hindi po, you can answer it. You can choose one answer and then you can explain po in 20 seconds. You can start answering now. The time is start now. Yes, sinunod po namin kasi yan ang ginawa, ginanap at sinunod ng 11 apostles. Ang sinunod nila sa pangalan ni Yahushua, ang nag-iisang tagapagligtas. Sabi nga sa Zechariah, di ba, isa lang ang pangalan. Sabi, dumating, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Brother Angel, objection po. Yes, sandali po, bro. Martha, may objection po tayo. Kaya ano po yung objection, bro Tata? Pag mag-follow ko, medyo ma-assured ko sa tanong o ganging i-follow yung sagot niya. Ang utos dyan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, yun ang utos. Wala tayong mabasa na ang utos ng ating Jesus, bunyagan mo sila sa ngalan ng aking pangalan, ng ngalan ni Jesus. Wala tayong mabasa ang utos ni Jesus. Yun, utos ng mula yun sa bibig ng ating Panginoon Jesus eh. Ang ating Panginoon Jesus lang nag-utos. Ang aking tanong, yun ang formula na utos ng ating Panginoon Jesus na ang bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo mula sa bibig ng ating Panginoon Jesus. Sinunod ba yun ninyo? Yes. Buti ko na po. Sandali po, bro Mark. No? So,
last na po yan, no? You can answer it categorically and you can explain and then mag-proceed tayo sa next question po, Bro Tata. So answer it okay. Now po, sige, okay? Your second chance to answer para kasi clarification lang yan. You have 20 seconds now. The time start now. Sinunod namin kasi yan ang ginawa ng 11 apostles. Yan ang ginawa sa pangalan ni Yahushua. Sa matay binabautismo, di ba sa kanyang kamatayan, sa kamatayan. Sana maunawaan ng mga CF dito, no? Tayo'y binabautismo sa kamatayan ni Yahushua. Kaya tayo'y babautismo sa kanyang pangalan. May sumunod bang Katoliko? Wala. Nisa. Time. Okay po. Okay. Yes. So, next question po. Ano pang third na yan? Pang fourth, oh, brother? Third. Third question po. Okay. So, ang question. Nanonood na lang ang mag-husga. Mag-husga po. Yes. So, third question. Kanina lang yung otos, ha? Hindi ko nagtanong nga. Hindi ko nagtanong nga. Bautismo ba sa kamatayan ng ating Panginoon Jesus? Hindi yun ang tanong. Yun ang sagot niya. So, Palop, dahil kay tatakbo kayo sa doktrina ng Simbahang Katoliko, si Kristo po ayon sa Hebrehanon, Hebreo 5.4, siya po ay mataas of the Pangulong Pari. Ang tanong, kayong mga one is born again, mayroong pari ba kayo? Wala. Ayo po, meron po, meron kayong pari, pero hindi yan igaimpo na wala kang pari kasi ang pari na kami si Yahushua. Pero may pari kami, day by day, friends again, si Luis Santos yata, kung magkamali. Bishop yun eh. Oh, pero hindi importante yun, hindi big deal yun. Dahil may isa kami pare, at hindi nababago, hindi papalitan yun. Si Yahushua ang aming bishop. Time okay. Po. Okay, so next question. Hindi na big deal yung Pangulong Pare. Ayon sa 1 Peter chapter 2, verse 5, na kailangan lumapit kayo sa mga banal na mga pari o saserdote. Kayo, sinunod ba yun ninyo o hindi? Yes, sumunod po kami. Anong talata? Sorry, paki-ano lang po na talata yan. Paki-ulit lang, sorry ha. Paki-ano lang. Sige, hindi pala niya alam yung naturang talata. Sandali po, i-ano na natin yung ano, naka-pause lang, so pwede nyo pong ibigay. Bro Jando, pwede nyo ibigay ano para mas mabilisan? Ang ano ibibigay, bro? Yung talatan daw na gusto nyo i-ano? Unang Pedro 2:5, Brother Jando, na ang pag-aaron malaman niya kung sinunod ba yun na nila o hindi. Dahil inangkin niya, namin niyang mayroon silang pari pala. Okay, Unang Pedro, ayan na. Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Oh, sa kung sa ibang salin, mga banal na mga pari. So ang tanong, sinunod yun niyo? Mayroon ba kayong banal na pari o kailangan lumapit kayo sa banal na mga pari? Sinunod yun niyo? Nandiyan dun sa Holy Scripture. Hindi. Bro Tata, ano po yung pang-apat na po yan na question, no? Hindi, yun. Ay, pangatlo pa yun dahil... Pangatlo, yun okay. Yun ang tanong ko, then ipabasa niya dahil hindi na alam yung naturang talata eh. Okay. Bro Mark, yan po, nabasa niyo na. So you can answer it categorically or... And then you still have 18 seconds kasi kanina na po to. 18 seconds. Go ahead po. Yes, sinunod namin. Gaya nung ina-attend ako sa UPC, kasi ako born again, kahit sa UPC umaattend ako. Ang UPC may bishop. Ang yung pangalan to, si Luis Santos ng... Objection mo na! Kaya sumunod kami, pero ang sinisigurado ko... Objection mo na, Brother Angel. Bro Mark, sandali po. May objection po tayo. Bro Tata, ano po yung objection? Hindi ko alam yung anong clarification mo na, ha? Hindi ko alam yung binanggit ng UPC mayroong bishop dahil yung ang sikta niya ngayon ay oneness born again. So, ang tanong ko sa kanyang sikta, huwag mayroon ba silang pare? Hindi yung UPC. Hindi, okay. Sige, huwag na yung UPC ko, ayaw mo. Yun lang, friends again, si Luis Santos, bishop yung kahit research nyo, friends again. Umatid okay. Ano yun? Oneness born again yun? O, sa yun? Yes, anong sikta yun? Born again yun. Name sandali, nalimutan ko na friends again kasi lagi kong na ano eh. Name ano yan? Jesus. Sandali, search ko sa Bro Mark,
Sandali po, i-clarify natin, no? The question, malinaw po kasing question, yun dun sa part nyo kasi, yung sa oneness nyo. Ang tinatanong po yata ni Bro Tata, is mismo sa grupo nyo, kung mayroon pong pari, sa grupo nyo, hindi po sa grupo ng ibang sekta? Yan ang pagkakamali ng ano, yan ang pagkakamali ng mga... No, Bro Mark, sandali po. Just answer kung mayroon o wala po para makakasunod. Ang grupo namin, Brother Angel, ang grupo namin ganito, ang body of Yahushua, yung church na sinasabi, hindi yan yung registration. Hindi ganun yan. Lahat na nabautismo sa pangalan ni Yahushua at sumunod sa kanyang kautusan, sa mga apostol, yan ay mga born again. UPC yan, pwedeng born again yan. Yung tawag ito, kung sino pang meron pa nga sa objection mo na, Mr. Okay. Brother Angel. Sabi ko sa inyo, hindi yan matino kausap eh. Ano alam ko ang daming branches ng born again, pero ang specific kong tanong, ang sa kanyang sikta, yung one is born again, yung ang tanong ko, hindi ito nagtanong sa ibang branches ng born again. Bro Mark, yung di ba kanina na pag... Mayroon ba silang pare? Yes, moderator time. Bro Mark, kanina po nagsabi, malinaw po yung rules natin, pumayag ka. Sabi po kanina, the rules is kapag may categorical questions, you have to answer it categorically. Ang tanong lang po naman kasi dito is yung mismong grupo nyo, kung wala po, and then explain lang, and then we can proceed to the next question. Ngayon, i-revision ko po ng 20 seconds ito, Bro Mark. The question is clear lang. Sandali po, Bro Mark. Ang question niya is yung sa grupo nyo, kung mayroon, paliwanag, wala, paliwanag, you can answer now with 20 seconds. Okay. Meron. Ang sagot ko, meron, categorical, meron. Kasi ang grupo ng born again ay hindi katulad ng katoliko na isang kawan. Iba-ibang kawan yan eh. Ngayon, pag-iisahin yan. Ngayon, sasabi niya, ang pamantayan kasi ng CFD, parang registration na ito. Clarification, Brother Angel. Time na po. Clarification. Yes, bro, tata. Clarification muna. Yung binanggit niyang bishop, kaani ba yun sa oneness born again o sa ibang sekta yun? Yes, oneness born again. Bro Mark, sandali po, nagsasalita pa si bro tata. Sige po. Clarification muna, dahil may binanggit siya na obispo, bishop. Yung binanggit mong bishop na inangkin mong kasama mo, isa ba yung one is born again o ibang siktang born again? Sandali yes. Po, Bro Mark, sandali. So, pakisagot na rin ko, hindi ko na anuhin, direct answer lang po, Bro Mark, para makatuloy tayo sa fifth question. So, answer it now po. Yes, one is born again si Luis Santos, friends again. I-search nyo. Oneness, hindi mo binawin. Okay, so fifth question na po ba yan, bro, tata? Okay, sir, fourth. Follow-up na lang. Sige po, go ahead. Dahil po. Dahil yung binangkin mo na isang obispo, ang pare ay undergo ng ordinasyon kahit sa ang ating minuso sa Hebreanon 5:5, ang Diyos mismo ang naghirang sa kanya maging pare. Ang tanong ko, sino po ba ang nag-ordina nang obispo mo maging pare? Sino ang nag-ordina? Ayun, ayun ang gusto kong tanong. Narapit ko yung talata, saglit lang. Ha? Pero ibibigay ko mamaya ito, hanapin ko. Sabi niya, ang sino man ang gustong maging obispo, nagdanasang maging obispo. Objection. Hindi yung tanong. Hindi kanina na, hindi pa rin ka. Objection muna. Walang asawa. Objection. Bro Mark. Hindi nga yan matino kausap. Sabi ko sa inyo, hindi matino kausap eh. May objection po. Ayusin natin. Bro, tata, ano po yung objection? Okay. Hindi ko nagtanong, mayroon bang wasag? Wala. Ang aking tanong, dahil kiniklaim niyang mayroon silang obispo, ang tanong, sino po ba ang nag-ordina sa naturang obispo niyo? Okay. Bro Mark, ang tanong ko ay sino, so you have to answer it categorically. Kung mayroon, sino, kung wala, and then explain po, no? Sandali po, you have 10 seconds na lang po, Bro Mark. Please answer it kung mayroon, anong pangalan, and then explain, or yes. Kung wala, explain po, the time start now. Okay. Ang kalukot na yan ay nanggaling sa iisang espiritu, sa nag-iisang Diyos, hindi sa
pare, pinasa kay pare, succession na succession. Hindi, walang ganun sa scripture. Kaya basahin niyo po. Objection! Hindi niya. Sandali, okay po. Objection na nga. Hindi, dahil hindi yun ang tanong ko eh. Ang tanong ko, dahil ang baging pare, katulad ni Aaron, sa Exodus 40:15, ni-undergo siya ng ordinasyon, katulad ni Aaron sa Old Testament. Samantala si Jesus, Hebreo 5:5, ang Diyos mismo ang nag-ordina sa kanya, nagpili sa kanya. Ang daming talata ating banggitin na ang Hebreo 7:24, ang Diyos mismo ang nag-ordina sa ating Pinosos. Bilang mataas na pare o dakilang pare. Ang tanong ko, dahil yung sa Biblia, ang lahat ng pare ay undergo ng ordinasyon. Ang tanong ko, yung obispong binanggit mo, sino po ba ang nag-ordina? Yun ang sabitin mo. Okay, moderator's time. Bro Mark, yung pong tanong dito is malinaw po, no? A person, no? Kung mayroon. Kung wala po, you can explain it. Kung hindi po pwedeng mag-direct explanation kayo, you have to answer it categorically muna. And then, last... Yes, categorical po. And then, kung mayroon, no, sandali po kasi, no? Sandali po, Bro Mark. And the question is who, no? Sino? So you answer it kung meron. Kung wala po, just wala, explain. That's it po, no? Bibigyan kita ng 20 seconds pa. Last chance na lang po to. Answer it now. You have 20 seconds po. Ulitin ko lang po. Kung meron, sino? Paliwanag. Kung wala, paliwanag po, ha? Salamat yes. po. So the time is start now. You have 20 seconds. Okay, meron. Ang sagot ko, Brother Tata, meron. Ang nagbigay ng kaloob, kahit basahin natin sa scripture yan, meron yan, ang kaloob galing sa iisang espiritu. Malinaw po yan. At ang iisang espiritu yan ang Diyos. Kaya ang nag-ordain sa mga pari namin, obispo namin, ay ang Diyos. Hindi katulad sa Katoliko, wala sa pari, succession ng succession, hanggang sa third, kung saan. Ang Diyos, Brother, pwede banggitin niya yung pangalan ng bishop niya? Yun lang, para mag-follow up ako. Okay lang po pa yun. Sasagutin niyo ba yung Bro Mark? Pangalan Kano yun lang, clarification yung pangalan ng bishop niya bago ko mag-follow up. Okay, po, Bro Tata. Sandali, Bro Mark. Bro Angel, may tanong din ako, ha? Okay po. May ano kasi no Bro Mark, ha? May malinaw po yung Bro Mark. May tanong siya. Ano lang, pangalan lang, madali yan. Wala na pong timer. Sige po, sagot po. Anong pangalan? Unang-una, si Yahushua. Pangalawa, si Luis Santos. At yung isa UPC hindi ko makakakilala. Pero okay. kinikilala ko silang mga bishop din namin. Okay. Pang-last na lang dahil may tanong pa si Brother Wendell. Okay, si sandali po. Si Luis Santos, sabi mo, inordinahan ng Espiritu Santo. Ang tanong ko, saan po mabasa sa Biblia na si Luis Santo ginordinahan ng Espiritu Santo? Ay, yan, salamat. Magandang talata yan. Yan ay, pag nabautismo ang kasapangalan ni Yahushua, bababa ang... Objection! Di yan ang tinatanong. Brother Angel, ipasagot mo sa kay Mark Umbaw yung tanong yes. dahil nagsisimulan na naman siya na matuliro. Ang linaw yes. ng tanong ni Brother Tata, ipasagot mo, Brother Angel. Okay, so bro Tata, clarification po. Clarification, dahil ang sagot niya, kanalitaw niya na ipaniwala niya na ang nag-ordina ni Luis Santos ang Espiritu Santo, yun ang sagot niya. Dahil kay Bible alone siya, saan natalasa sa Biblia na si Luis Santos ay giordinahan o landed ko ng ordinasyon ng Espiritu Santo, mayroon talata? Wala. Sagutin mo, mayroon. Wala. Meron. Bro Mark, sandali ah. Lilinawin po natin ang tanong para mas maliwanag sa mga nakikinig po. Ang tanong is saan talata? Ngayon po ang sagot is kung may talata, ibigay. Kung wala po, kailangan categorical. At the same time, explain it. You have only 14 seconds po. May talata o wala, explain it po. Yun lang po, salamat. Mayroon talata. Meron talata, makikita yan doon sa Day of Pentecost na bautismuhan, ang mga nabautismo sa pangalan na Yahushua, binabaan ng Holy Spirit at sila ang mga ngaral na higing Judea, Samaria, at sa... Sandali lang po, Bro Mark, may another objection. Sige po. Clarification na lang, dahil ginamit yun yung panahon sa Pentecost Sunday, clarification na lang. Yung yes. si Luis Santos na bispo mo, dahil
ay sinali mo sa Pentecostal de buhay pa ba yun? Na isilan na yun pa naman sa Pentecostal de, kasali na siya, hindi pa. Sandali ay, lang po. Bro Mark, sandali po. So, ang ito clarification lang to, hindi kasama dun sa ano niya. So, kumbaga inalhinag lang ng natin konti, no? So, kasama daw po ba? O hindi? Sasagot ako para data. Wow, grabe naman, no? Sandali po, ha? Sasagot daw siya. Kasama, you only have 7 seconds ka lang po, no? So, sagot ka po, the time start now. Kasama kasi yung nasa Day of Pentecost sa bautismoan sa pangalan ni Joshua. Ngayon, kung katwira mo, hindi pa buhay yung pari niyo sa Day of Pentecost. Eh, wala pala kayo talaga, hindi kayo totoo. Dahil hindi pa buhay yung mga pari niyo sa Day of Pentecost. Okay, eh. Yan na lang. Time na po. Thank you very much, so, Bro Mark. Sa mga salamat sagot, brother. Maraming yes, salamat, Bro Angel. Bro Tata, mayroon ka pong at least 2 minutes to ano to explain po about your question. Okay, so you have salamat. Yes, you have 2 minutes. Sandali po, ito timer natin. You have 2 minutes to explain about your questions before. So, wait po. Ito timer ko lang dito sa timer ko. Okay, the time start now for the explanation po. Go ahead. The time start now. Okay, maraming salamat. Dahil ang I said earlier na kung gamitin yung lahat ng mga talata o more than 20 man siguro yung mga talata na ginamit niya, ang sagot niya tatakbo sa ating doktrina. Kaya kung pantanungin ko siya sa John 20:21, sulat ni San Juan, kailan po ba na isulat ni Juan, San Juan, itong naturang talata? Hindi niya kayang sagutin, di ba? Nga, gamit siya pero hindi niya alam, Bible alone na siya, hindi niya alam kailan na isulat ni San Juan. Yun na lang, takbo na lang ko sa doktrina. Ang tanong ko, ang lahat bang utos ng ating minusos ay sinunod nila? Sabi niya, yes. Pero yung material sa Disney, hindi na sinunod dahil specific ang utos ng ating Jesus. Bautismuhan mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pero nalilito siya eh. Takbo siya sa ano? Sa nga pangalan ng Ama. Hindi namin ang tanong. Diba? Sibig sabihin, hindi na sinunod. Dahil ang utos specific, Trinitarian formula sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo mula sa bibig ng ating Jesus. Dito tayo sa pagkapare dahil ang ating Jesus ay isang mataas na pare o dakilang pare. Ayon sa Hebreo 4 hanggang 5, mayroon mo silang pare? Wala. Yung inaangkin ng pare na sa ibang sikta, pero yung Luis Santo siguro, I don't know, oneness ba yun, born again? Dahil yung binanggit niya kanina sa UCP yun, di ba? Last 30 seconds. Sino ang nag-ordina? Dahil malinaw yung 1 Peter chapter 2, verse 5, kailangan lumapit tayo sa mga banal na mga pare. Sino pang lapitan na kung wala silang pare? Di ba? So, may tanong pa ako about Holy Eucharist, dahil otos pa rin yun eh. Doktrina ng Simbahan Katoliko, lalong-lalo na si San Pablo, nakatanggap ng ordinasyon sa mga apostoles ayon sa Gawa 13:2 hanggang 3 at naging pare siya ayon sa Roma 13:5, di ba? Time na po. Salamat po. Salamat po, Bro Tata. Salamat, Bro Mark Kumbaw. Ayan, no? Umiinit na yung talakayan natin. Napakagandang pakinggan, no? So, kayo na po mag-uusga ngayon kung sino ba nagsasabi ng totoo at kapanipaniwala. Ngayon, dumako po tayo sa susunod na magtatanong, Catholic Faith Defender, walang iba kundi po ang ating kapatid na si Bro Wendell. You have 5 questions to go. So, ready ka na po ba, Bro Wendell? Ready na po, Bro Engine. Okay, so ready. Ready ka na ba, Mark Umbaw? Okay ka lang dyan? Yes, ready po. Sige, magandang talakayan. Listen po, no, pag nilayan natin. So, sige po. First question po, you can start now, Bro Wendell. Unang tanong batay sa deliberation mo kanina na ang sola scriptura o scripture alone di nangangailangan ng tradisyon ng magisterium o Bible scholar, kundi sapat na itong ipaliwanag ang nakasulat sa Biblia, Old and New Testament. Tama ba? Hello, hello. Ayun. Mali. Ang sinasabi ko, Brother Wendell, linawin ko ah, ang scripture alone
Yung referensya, importante yan, nakakatulong yan. Pero ang doktrina ay manggagaling lamang sa Holy Scripture na ipapangaral ng Iglesia. Kaya yung magisterium, sinasabi mo, una-una mali yung magisterium. Ha? Hindi yan yung... Objection, Brother Angel. Dali lang po. No? Bali, ito po ay confirmation lang, no? Hindi question. Wala kong tanong tungkol sa magisterium. So, i-direkta ko na lang ang tanong, Brother Angel. Sige po. So, go ahead. Direct question po. Yung kanina, confirmation lang, Bro Mark. So, hindi pa question yun. So, yung mag-search yung first question. Brother Angel, excuse lang. Yan, sabi ko, hindi formal yung kausap. Ilang tanong, okay lang. Huwag nyo nang bilangin. Hanggang sa magsawa si Brother Wendell. Okay lang po. Sige, para may sistema lang. Okay, so you okay. Can start out. Ready ka na po ba, Bro Mark Umbaw, no? Sige po, Bro Wendell. First question po. Go ahead. Dahil sinabi mo kanina na ang scripture alone ay sapat ng ipaliwanag ang nakasulat sa Biblia. Tanong, paano mo ipaliwanag gamit ang scripture alone sa ikalawang Samuel Kapitulo 24:1 na ang Diyos nag-utos kay David na ipabilang ang mga tao sa Israel. Samantalang sa unang Chronicles chapter 21 verse 1, si Satanas ang nag-utos kay David para ipabilang ang mga tao sa Israel. Brother Angel, objection yes, lang. Yes, bro. Kanina, pinayagan ko yung mga tanong na labas sa scriptures alone. Kasi maganda tong topic na to, scriptures alone. Pero kung ang tanong na labas na dyan mula sa kasaysayan na kung ano na yung sasabi niya, kung ano nung talata na yung binabanggit ni Brother Wendell, hindi natin mapupuruhan. Counter objection. Sandali po. Brother Wendell, di ba tapos? Sige po, Bram Mark. Sige, tuloy po, Bram Mark. Palot siya ng talon. Ang dami na, ang lawak ng Holy Scripture, hindi mo si Brother Eli, para lahat yan ay papag-aralan natin ngayon. Patunayan nyo na yung scriptures alone na ang iglesia, yung nasa Pentecost, yung iglesia na yun, yung nabautismas kay Yeshua, na yun ay ang mapapangaral ay labas, dapat mangaral sila labas sa Holy Scripture. Yung mga iglesia, yung nasa Pentecost, patunayan nyo na dapat sila mangaral lang wala sa Holy Scripture. Yun yung kayo nyo pang giba sa pananampalat sa tinatayuan ko. Copy po. Okay. So, Bro Wendell, go ahead. Counter objection. Hindi iyan labas sa paksa. Kanina pa niya paulit-ulit na yung scripture alone, sapat ng ipaliwanag, di magamit ng magisterium kung ano ang nakasulat sa Biblia. Kaya, ginamit natin yung anong nakasulat sa Biblia, paano niya ipaliwanag ang scripture alone sa mga paksa na ginamit ko ngayon. Okay. Hindi yan labas. Sandali po, Bro Mark. Ha? Ganito po, ipapaliwanag natin. No? So, ang paliwanag is paano? The question is paano mo ipapaliwanag from the scriptures? Ngayon, you can answer. Ang sagot nyo po dito, kung kaya nyo ipaliwanag, ipaliwanag. Kung hindi, you can go to the next question po. So, dalawang bagay. Kung paano, kung may papaliwanag, gusto mo po bang makita sa screen yung verse o hindi na po? Hindi, sasagutin ko na. Brother Angel, sasagutin ko na. Opo. So, sadali po ah. Ito time natin. You have 20 seconds. Paano po ah? Make it clear yung sagot nyo. The question is, paano, how? How you will interpret or how you will explain? Paano mo explain yon? Kung hindi ma-explain, hindi kabisado, you can go to the next question. The time is start now, Bro Mark. Yes. Sa ngayon, hindi ko siya ma-explain kasi hindi ko siya binasa, hindi ko pa pinag-aralan yan. Pero ganito yan, Brother Wendell, sana maunawaan nyo yung tinatayuan ko. Ang alam ko na yung para mo ma-explain mo ang scripture sa pamamagitan ng Holy Spirit, at ang pinag-aralan ko ikaliligtas. Kung yung bersikulo na hindi ikaliligtas, eh huwag mo na pag-aralan yan, Brother Wendell. Hindi ko pala ikaliligtas niyan eh. Hanapin mo yung mga talatang ikaliligtas ka. Na po. Okay. So okay, sa sunod. Okay na po ba yan? Next question po. Sunod next na tanong. Bro Wendell. Go ahead. Sinabi mo kanina na sa tulong ng Espiritu Santo, kaya ninyong ipaliwanag ang nakasulat yes, sa Biblia, na, scripture. Huwag ka munang... Bro Mark, sige po, go ahead. Iyon ang deliberation mo kanina. Sa tulong ng Espiritu Santo, sola scriptura, kaya ninyong ipaliwanag
ang nakasulat sa Biblia di magamit ng magisterium. Kaya tanong, sa New Testament tayo. Sa Mateo Kapitulo 27:3-5, nagbigti si Judas. Sa Gawa Kapitulo 1, versikulo 16-19, si Judas ay nahulog, pumutok ang tiyan. Paano ipaliwanag yan using the Bible alone? Yes, maganda yung tanong, okay? Linawin ko, mapapaliwanag ang scripture sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang problema, Brother Wendell, hindi mo naiintindihan ang tinatayuan ng Holy Scripture alone. Ang inaral ko, yung ikakaimpierno at ikaliligtas. Yung tinatayuan bang talata ng binibigyan mo, ikakaimpierno at ikaliligtas mo? Okay. Brother Angel. Wait, yes, lang, Brother Angel. Ang tinatanong kasi ni Brother Wendell sa kanya is, gusto ni Brother Wendell na hingin ni Mark Umbaw ang isasagot niya sa sinasabi daw niyang Holy Spirit na magtuturo sa kanila. Kaya tinatanong siya ni Brother Wendell kung ano ang dikta sa kanya na sinasabi niyang Holy Spirit nila, kung ano ang tamang paliwanag doon, paano namatay si Judas, nagbigti ba o tumalon. Yun ang purpose, kaya tinatanong niya ni Brother Wendell. Yan ang sabi niya kasi kanina, di ba? Ang magpapaliwanag sa kanya daw yung Holy Spirit. So yun, ipasagot mo yung Brother Angel, dahil yun ang purpose kung ba't yan tinatanong ni Brother Wendell. Sinabi niya kanina na ang Holy Spirit daw ang mabibigay sa kanila ng sagot kung paano ipaliwanag ang talata. So, hingin mo ngayon, sinasabi mong Holy Spirit, yung sagot sa tanong ni Brother Wendell. Okay. Brother Angel, objection din ako, para counter-objection, para magkaintindihan tayo dito. Moderator, dito po. Bro Wendell, yung po yung sagot niya kanina. Oh, sige. Ang side na po. Bro Wendell, yung sandali, Bro Mark, ano po yung side niyo naman dito? Satisfied kayo o hindi? We can ask it again. Hindi natin pipilitin. Palitan ko na lang. Yes. Pero objection na ba, Brother? Okay, so Bro Mark, sige po, ano po yung objection? Malinaw yung stand ng scriptures alone. Ang scriptures alone, ang lahat ng ika-iimpierno at ika-ililigtas ng tao ay tutulungan ka ng Holy Spirit para maunawaan ang mga bagay na yon. Maraming talata sa Holy Scripture na hindi na ni-reveal kasi hindi na kailangan. Ito linawin ko kay Brother, alam ko maraming talata pa yung gagamitin na ganyan para kung si Eli Soriano na ang trato niya sa akin. Pero ang sinasabi ko, Brother Wendell, sana maintindihan mo ha, sana maintindihan nyo. Yung script, ang Holy Scripture, itututulungan kayong maunawaan kung ano yung makaka-impyerno at hindi makaka-impyerno. Tanungan mo ako na makaka-impyerno at hindi makaka-impyerno, sasagutin kita, tulong ng Holy Spirit. Do ka natin challenge. Sige. Punta tayo sa makaka-impyerno. Okay. So, Bro Wendell, yun po yung objection niya, yun po yung request niya about the ka-impyerno. Okay. Sige, punta tayo sa makaka-impyerno. Okay ito. Na po ba kayo doon, Bro Wendell? Yes, sige. Doon ako mag-follow up. Ang sige, sunod kong tanong, Avril Angel, ito. Ang doktrina ba na hindi nakasulat sa Biblia, ito'y magdala sa tao sa impyerno? Doktrina, yes, ha, doktrina, katuruan, ha. Malinaw, Brother Wendell, ha, ang salita mo, doktrina, katuruan. Okay, yes, ang wala sa scripture, ikaka-impyerno. Malinaw yan, ha, pahayag, guys, ikaka-impyerno yan, nawala sa scripture. Good. Very good. Sunod na tanong, dahil ang doktrina na wala sa Biblia ay maka-impyerno, ika-impyerno, tanong, itong pinangaral mo na scripture alone, ito ba'y doktrina o hindi? Yes, doktrina. Oo. Linawin ko, Brother Wendell, hindi kami naniniwala sa word for word. Ha? Linawin ko na. Pangunahan kasi nakikita ko na yung papunta yung tanong mo. Scriptures alone, naniniwala lang, scriptures lang ang basihan ng doktrina at katuruan. Hindi yung word for word. Sana malinaw na. Sunod na tanong. Dahil sabi mo na ang doktrina na hindi mabasa sa Biblia ay makapaimpirno ito. At sabi mo na ang scripture alone ay isang doktrina. Kaya ang tanong, saang talata sa Biblia mabasa
ang salitang scripture alone. Sabi ko na eh. Oo, yun. Word. Pero ito yung talata ko matibay, ha? Ito yung matibay na talata ko. Hindi siya word for word, pero matibay na talata to. Objection, bro. Angel. Oh, okay, sandali po, bro. Mark, ha? May objection po. Sabi ko sa inyo, hindi yan formal kausap eh. Paulit-ulit niyang sinabi, yung doktrina na hindi mabasa, makapa-impirno yan. Ngayon, eh natural, pag di mabasa, word for word yan ang inanap nila. Kaya, nagtanong ako ngayon, saan na Biblia o salin yung scripture alone mabasa? Okay, bro Mark, ganito po, no? Lilinawin po natin. The question is clear, no? Saan, where you can find in the Bible, saan mo mababasa sa Biblia, yun daw na scriptures alone. Now, sagot is simple as sagot po kung saan, ibigay yung talata and then explain. Or, kung wala po, you can go to the next question. So, answer it po, no? Categorical po, saan? Basahin. Kung wala po, next question. The time start now. Meron talata, Barry Wendell. Kailang hindi word for word, no? Ngayon, kung yan ang ipapanggibaan nyo, just gina, ibigay ko na sa inyo yan. Ito talata, 1 Corinthians 4:6, sabi huwag lumampas sa mga bagay na nasusulat na kung saan yun ang ginawa ng mga Katoliko. Okay? Kaya, Brother Wendell, kung word for word, sige na, sa inyo na yan. Kung dyan kayo, pupuntos na lang, kung dyan na lang. Sige, lumagpas na kayo sa nasusulat. Time na po. Next question po. Yung sinabi mo kanina na ang doktrina na hindi mabasa sa Biblia ay maka-impirno. Yun po bang doktrina na hindi mababasa dapat word for word o dapat hindi word for word? Ayun, ang lino sa una ko pala sa opening speech ko pa lang, ang scripture alone hindi naniniwala sa word for word. Ngayon, malinaw yung talata, ang tinutukoy. Bro, Angel, categorical question. Sandali po, Bro Mark, mayroon po tayong objection. Sige po, Bro Wendell, go ahead. Categorical question kasi 'yon, no? Yun po bang doktrina na makapa-impyerno hindi mabasa sa Biblia? Yun po by word for word o hindi? Okay, sandali bro Marco, let's analyze the objections. Po yung pong binabanggit niyo laging hindi yung po sinasabi yung doktrina na makaka-impyerno hindi, is that word for word o hindi? There's a specific question, categorical answer. Mababasa ba yun word for word po daw o kung hindi? Explain, or kung mababasa, saan po mababasa yon? Naintindihan po ba yung tanong, Bro Mark? Yes, naintindihan ko. Categorical sasagutin ko. Sandali po. So the time is start now. Answer it, Bro Mark. Yung scripture alone ay hindi word for word. Hindi namin tinatayuan na kailangan word for word. Pero ang linaw, huwag lumampa sa mga bagay na nasusulat. Marami bang tinuro ang magisterium na wala sa scripture? Marami. Napakarami. Kaya binayulit nila ito, nilabag nila yung 1 Corinthians 4:6 at ang dami pa niyan, ang daming talata niyan, Brad. Time na po. Okay, go ahead for the next question, Bro Wendell. Okay na po ba kayo doon sa sagot niya? Okay, sunod. Di natin pipilitin. Sunod na lang na tanong, no? Ang sunod ko na tanong ito, dahil hindi word for word, ang scripture alone o Bible alone mabasa sa Biblia, no? Hindi word for word. Kailan at sino ang nagsimula sa word for word Bible alone? Ang sagot ko diyan, akala ko nakamit pa ako eh. Okay. Ang sagot ko diyan, Brother Wendell, wala na po kayo maitanong sa scriptures alone? Parang nawalabas na kayo sino nagsimula. Objection. Ano ba naman yan? Bro Angel, let's be related to the topic. Okay, so may objection tayo, Bro Mark, no? Ang question is categorical, sino at kailan? But hindi niyo po yata sinagot na sino at kailan. Pali pala yung sagot ko. Tama, tigotin ko na lang. Sandali po, Bro Mark, ha? Moderator. So, malinaw po sino at kailan ang nagsabing Bible alone, and you can answer it categorically or wala pong explanation, the question is categorically. So, you can answer, the time start now.
Ayun, ang nagsimula niyan, sino sagutin ko, ang Diyos Ama. Sabi sa Deuteronomy 4:6, huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salitang aking iniutos sa inyo. Ano mga iniutos ng mga Katoliko? Ang dami lang dinagdago upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon, yung Diyos na aking iniutos sa inyo. Diyos Ama, ang Diyos mismo ang nag sa kanya nagsimula iyan. Kaya ngayon, yung mga turo ng Katoliko na hindi makasulat. Time na po. Okay. So, okay na po ba yun? You have one last question. You have 2 minutes. Thank you, bro. Wala na akong tanong, bro. Angel, wala na akong tanong. Yun na lang. So, you have 2 minutes po to explain tungkol dun sa mga tanong nyo kanina. Lagmas na tayo sa oras. Ibigay ko na lang yung pagkakataon sa susunod na lang. Okay. Hindi na po kayo mag... Brother Angel. Bro, pwede pa ko, bro. Brother Angel, baka si sino kaya sa si Brother Wendell kasi Brother Darwin ma hindi ka worthy, bro. Bro. Yes. Ako ang magsasabi kung worthy ka bang iharap kay Father Darwin. At based sa experience namin sa iyo mula nung una hanggang ngayon, hindi ka worthy para iharap kay Father Darwin. Okay, sige. Okay lang. Brother Aljan, matatanong ka, Brother Aljan? Okay lang, ako matayo para. Bro Aljan, tatanong ka? Pwede pa, bro. Bro Aljan, magtatanong ka. O sige, so last na po magtatanong si Bro Aljan. So go ahead for your first question, Bro Aljan. Okay. Bago magtanong, bro, paruhin ko lang muna doon sa stadya sa 10 minutes, no? Bro Umbaw, sinabi mo ba na hindi na kailangan ng mga scholar para sa para malaman ang nakasulat sa Bible? Yes, hindi na kailangan ng scholar. Wait lang, sasagot ako, sandali ah. Hindi, ano lang bro, nang ano lang yun. Patulin, Brother Aljan, pandaraya yan. Sandali lang po. Scripture, lalo sa kaligtasan, ang pag-uusapan kaligtasan. Holy Spirit, basa sa liksikin nyo, Holy Spirit, maunawaan nyo, basta tungkol sa kaligtasan ha. Okay. So bro, isa pa. Confirmation lang yan, no? Yes, confirmation na po. At saka sinabi mo rin ba na guided ka ng Holy Spirit? Yes. Kaya yes nga no lang po, bro, kaya, Victor 9. Yes or no lang po, no, para maka-resume tayo sa first question niya. Yes or no lang po. Okay. Oh, yes. Sinagot ko yes. Yung paliwanag ko, di ba, may parang 20 seconds para magpaliwanag? Hindi po. Confirmation naman, bro. Confirmation lang naman 'yon. Sige. So, ano, start ka na ba sa first question mo, bro Aljan? Okay, ito na po yung tanong ko. First question. Brother Janlo, pwede mo bang mabasa yung Juan 14:26? Opo. O sige, pakita natin sa screen yung sinasabi sa Juan 14:26. Ito ang sinasabi sa 14:26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay na magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Okay. Yan po ba, Mark Umbaw? Ito na po yung tanong ka. Isa ka ba sa nakasulat dyan sa Juan 14:26? Yes, isa ako. Ngayon, kung merong mga bagay pa akong hindi mapaliwanag sa Holy Scripture, kasi ang mga bagay na yung revelation, maraming hindi may panahon yan. Minsan, yung kapahayagan, may kanya-kanyang panahon yan. Ngayon, yung tungkol sa kaligtasan, yun ang ginagarantiya ko na mapapaliwanag ko. Maraming talata sa Holy Scripture hindi mapapaliwanag. Okay, so next question, bro Aljan. Brother Janlo, pwede mo mabasa yung unang Korinto 12, ato 7 hanggang 11? Ano yun, unang Korinto? 12 hanggang 11. Ano yun, 7? Oo, 7, 11. 7, 11 hanggang, eto binasa ko na to kanina eh, ulitin na lang natin. 7, 11 hanggang 12, ang sabi sa talata ay ganito. Hindi bro, pare, unang Korinto 12. 7, 12. 12 verse? Ang chapter 12 verse 7-11. Ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan na nagpapakita na sama sa kanyang banal na espiritu upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. Sa isa ay pinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos at isa naman ay ang kakayahang unawain ito.
Ang iba'y pinagkalooban ng espiritu ng malaking pananalig sa Diyos at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Ang iba'y pinagkalooban ng espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at ang iba naman ay binigyan ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. Mayroon naman pinagkalooban ng kakayahang makakilala kung ano ang kapangyarihan ng isang tao mula sa banal na espiritu o sa masasamang espiritu. Sa iba'y pinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay ang kakayahang maipaliwanag ang sinasabi ng mga wikang yon. Ngunit iisang espiritu lang ang nagbibigay ng lahat ng ito at ipinamamahagi niya sa bawat tao ayon sa kanyang kagustuhan. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, ngunit iisa pa rin katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Okay. Yung tanong ko sa iyo, kapatid na umbaw, sa tungkol sa talatang diyan, yung nakasulat ba diyan na espiritu, ng lahat na nakasulat na espiritu na nandiyan sa talatang binasa, nasa iyo ba yan lahat o hindi? Ay, brother, anong palta? Aljan ba to? Wala sa akin, okay? At hindi ang revelation ng ang pahayag ng Diyos, hindi lahat 'yan kumpleto agad ah. Minsan progressive 'yan. Ngayon nagma-mature ka sa spiritual, mature. Kaya yung paraan nyo na para ibaba ako, para gibain ako dahil gusto niyo malaman kung lahat ng talata na unawaan ko, aaminin ko na diretso ako sa sabi. Okay. Back na po. Sabi your mo. Question of sandali po, Bro Aljana. So, nasa pangatlong question na po tayo, no, Bro Aljan, tama ba? Yes, bro. Sabi mo, hindi lahat sa iyo, hindi lahat ng espiritu na nakasulat diyan iwala sa iyo. Wala sa iyo. Ganon. Sabi mo, hindi lahat ng espiritu bro, na nakasulat diyan ay sa iyo. Moderator time. Bro Mark, pag may nagsasalita, pakiano lang po. Okay. Go ahead, Bro Aljan. Sabi mo, hindi lahat ng espiritu na nakasulat dyan ay nasa sayo. Yung tanong ko, anong espiritu yung nasa sayo? Pag-unawa sa talata, okay? Okay. Hindi, progressive yun, ano, Brother Aljan. Ang importante, ang inuna kong aralin, inuna kong alamin, yung ikaka-impyerno at ikakaligtas ko. Yes. Kasi yung ibang bagay, pwede ko maunawaan yan sa pamamagitan ng Holy Spirit, pero inuna ko muna yung makaka-impyerno at makakaligtas kasi yun ang importante. Yun naman talaga ang purpose ng Holy Spirit. Okay na po. Thank you. So, fourth question. Tanong na lang to, kapatid na angel, no? Okay, last question po, bro. Okay. I'll just go ahead. Sabi mo, may guided ka ng Holy Spirit at may Holy Spirit na nasa'yo. At dahil guided ka ng Holy Spirit, yun ay yung magiging gabay. Ngayon, brother Mark Umbaw, ito ay patungkol din sa kaligtasan ng bawat isa. Yung ginagamit mo na Exodo chapter 20 verse 3 to 5, ano ang Hebron nun? Galing. Oo. Sandali ah, pwede naman ako, yung tanong mo kay Tiwalang Holy Spirit, makikita naman 'yan sa concordance eh. Pasensya na Brother Aljan, gusto mo bang ubusin oras para lang doon? Madali naman hanapin 'yon kung Hebrew lang. Alam niyo Brother Aljan, yung Bro Mark, sandali po. May objection, Bro Aljan. Go ahead for your objections. Sabi niya sa akin, bro, guided siya ng Holy Spirit. Eh, kung guided ka ng Holy Spirit, yan yung magiging gabay sa'yo. Hindi mo kailangan mag-research kasi guided ka eh. So, ano ang nakasulat doon sa Hebrew chapter 23, verse 3 to 5? Brother Angel, sige, moderator's time. So, mayroon siyang categorical mo sabihin kung hindi, you can pass po. But what is your objection? Objection po, hindi na, gusto kong paunawa kay Brother Aljan, yung scripture, yung Holy Spirit, yung pagkaunawa sa kahulugan, hindi yung translation. Ibig mong sabihin, kung yung ibang apostol hindi alam yung salita, hindi na guided. Kaya nga buwababa yung Holy Spirit para makapagsalita sila sa iba't ibang wika, oh. Ibig sabihin... Brother... Okay. Sige, Bro Aljan. Isang counter-job. Yung tanong ko sa kanya kanina, Brother Angel, klaruhin ko lang, no? Sabi, yung tanong ko sa inya, guided ba siya ng Holy Spirit? At binasa natin yung Juan 14:25. At saka binasa na rin natin yung 1 Corinto 12:8 hanggang 11. At tinanong ko sa kanya kung ano yung
Holy Spirit na sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi lahat, pero may Espiritu siya na nandyan. Gusto kong alamin yung anong Spirit na sa kanya. So ngayon, tinatanong ko siya, kung totoong guide siya ng Holy Spirit, ano sa Hebreo ang Exodus 20, verse 3 to 5? Yun lang po. May categorical lang question po. Ano yung sa Hebreo sinasabi yung chapter 3 or something. So kung alam niyo po 'yon, pwede niyo po sabihin sa Hebreo, pero kung hindi po, pwede niyo sabihin na hindi ko alam ang talatang yun sa Hebreo. So categorical po. Exodus 23? 23 ba? Yes, po, in Hebreo po na mismong lingwahe. Oh, ang Hebreo ng ano, yung gadya, Elohim. Hindi po, sabi ko. Counter objection, kapatid na Angel. Okay, bro Aljan. Yung tanong ko sa kanya, hindi ako nagtatanong dun sa Elohim o Toda Elohim o ano mo yung word ng lingwahe ng Hebreo. Yung tanong ko sa kanya, yung buong talata ng Exodus chapter 23 verse 3 to 5. Sa wikang Hebreo, bro? Yes po, kasi guided siya eh. So, kung guided ka daw, bro Mark, kailangan mo ba tamo to? Pagka hindi naman, sabihin mo lang na i-ano mo na lang na hindi, and then you can resume. Okay. Oh, Brother Aldo, sagot ko ah. Hindi ko alam, pero basahan mo ko ng talata sa scripture na pag hindi mo alam ang Hebrew, na wala kang Holy Spirit. Salamat, Brother Aljan, sa tanong mo. Okay, na yun na po yung tanong ko. Meron ba akong 2 minutes na rebuttal, kapatid? Okay, bro. So, ganito mangyayari. Mayroon ka pong paliwanag sa 2 minutes. And then later on, bibigyan natin ng 2 minutes conclusion si bro Mark. And then, 2 minutes kay bro Jando naman para sa conclusion. So, first, 2 minutes po sa kay bro Aljan muna. Bro Aljan, go ahead for your rebuttal. Time start now. Yeah. 2 minutes. Ayan po, mga kapatid kapanalig. Taga-subaybay sa programang ito, napakaklaro po na sabi po na kanina ni Mark Umbao, i-guided po siya ng Holy Spirit. Alam naman po natin na kung guided ka ng Holy Spirit, meron po yung gabays na magsasabi sa iyo kung ano yung tinatanong. Kasi my dear brothers and sisters, yung guided ka, alam mo yung lahat. Kasi may nag-guide sa iyo eh. Alam mo kung sino yung pangalan ng totoong taong yun. Nung tinanong po siya natin kung totoong guided siya, sabi niya oo. Pero nung tinanong po natin siya tungkol dito sa Hebreo, hindi niya po ito masagot-sagot. Kailangan niya daw po mag-research. Ay, yung kanyang paliwanag naman po ay napakalayo. Kasi po, sa totoo lang po, kung totoong guided ka ng Holy Spirit, hindi mo na kailangan ng research. Hindi mo na kailangan kung ano. Kasi yun na yung mismo magbibigay, magpapaliwanag sa'yo, yung Spirit na sa'yo. So kung naniniwala po kayo na guided talaga siya ng Holy Spirit, nasa inyo na po yun. Pero para sa akin po, ako yung nasasabi, napaklaro po na si Mark Umbao, eh hindi ko masabing guided siya, pero para sa akin, parang hindi. Yes po, Brother Angel. Okay, so yan na po, no? Marami po tayong natutunan ngayong gabing ito. Ngayon, let's go for our last part po. Magkakaroon tayo ng last part. Pagbibigyan natin si Mark Umbao. Salamat. Okay, magkakaroon ka ng 2 minutes po na conclusion mo. And then 2 minutes din si Bro Jando, bigyan natin ng pagkakataon mag-rebut din. So, and then pasalamat na lang. So, 2 minutes po, sandali po, ano ko, mag-ready ka Bro Mark. The time is start now, conclusion. Maganda yung tanungan namin ni Brother Aljan, no? Sabi niya sa akin, kapag daw dahil hindi ko alam yung Hebrew, hindi ako guided. Hindi niya naiintindihan na si Peter at si Pablo nagtatalo-talo pa nga yan eh. Diba? May mga progressive yung revelation. Nagtatalo-talo sila, bakit yung pagtuli, diba? Pinagtatalunan pa nila yan. Marami, inaaral. Tapos humingi ka ng gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganun din si Brother Wendell eh. Ganun din si Brother Wendell. Gustong sabihin na hindi mo alam yung talata kaya hindi ka guided. Hindi totoo yun. Kaya nga si Peter kinukorek eh ni Pablo. Diba? Ibig mo ba, yung founder pala ng Katoliko, kinukorek ni Pablo. Oh, ibig sabihin noon, pinag-aaralan 'yan. Hayaan natin ng may ano 'yan, hindi 'yan automatic full revelation agad 'yan. Buo agad yung revelation, hindi. Pagsisikapan kaya saliksikin araw at gabi. Eh kung ibibigay lang pala diretso 'yan, hindi na araw at gabi.
isang segundo lang, alam mo na agad yun. Hindi naiintindihan ni Brother Aljan tsaka ni Brother Wendell yung tanong nila. Hindi nila naiintindihan na ang revelation ng Diyos, saliksikin mo yan para i-guide ka ng Diyos, i-reveal sa kanya lahat ng kanyang kapahayagan. Kaya salamat sa oras na binigyan ako ng oras pag nakapagpaliwanag. Guided ako ng Holy Spirit kasi alam ko kung paano ako naligtas. Inang naman ang importante, yung mga ibang bagay doon. Last so, 30 seconds. Huwag na natin masyadong intindihin yun kasi kung hindi naman ikaka-impyerno yun, makakagulo pa ng utak mo yun. Tandaan nyo yun na, kaya naging prone sila eh, pasukan ng katuruan ng Diablo at ng bulaang propeta kasi kung ano-ano iniintindi pa nila. Mag-focus ka sa ikaliligtas ng kaluluwa nyo, mga CFD. Doon sa ikaliligtas ng kaluluwa nyo, doon kayo mag-focus. Oh, salamat sa oras, salamat talaga Brother Angel, salamat, natutuwa ako sa inyo, sobrang na, utang na loob ko, salamat sa oras na sa 2 minuto, maraming salamat. Salamat po Bro Mark sa pagpasok mo rito. Ayun, sino po ang mag-conclusion ng 2 minutes sa mga CFD? Bro Jando, ready ka ba? Okay, ready na bro. Okay, last 2 minutes po, no? And then after dito, magpasalamat na lang, wala nang rebuttal si Bro Mark, no? Pagkatapos nito. So, sandali po, ita-timer natin. 2 minutes conclusion. Bro Jando, the time start now. Okay, unang-una, ang dami niyang mga pinagkukuhan talata. Siya naman hindi nakakaunawa. Deuteronomy chapter 4 verse 2, tinutukoy dyan, ayan, 10 commandments. Isaiah 34:16, ang tinutukoy naman dyan is the Lord's book of living creature. Hindi naman yan Biblia. Ayon nito, ayan na, 34:16, no? Search in the Lord's book of living creatures and read what it says. Not one of these creatures will be missing, and not one will be without its mate. The Lord has commanded it to be so, He Himself will bring them together. Yun pala, tinutukoy pala doon, ang tutukoy pala doon is, ano pala, mga living creature, hindi pala yan Biblia. Pangatlo, ginamit niya Revelation 22:18-19. Ang tinutukoy dyan na huwag dagdagan yung mga propesiyang nakasulat sa Book of Revelation. Hindi niya naiintindihan lahat ng mga talatang yon. Sabi naman niya, kahit sino makapagpaliwanag sa magitan ng Holy Spirit, ang dami namin tanong, hindi niya nasagot. So, wala, palpak siya. Unang Korinto 4:6, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat. Yung nakasulat na yon, tinutukoy ni Apostol Pablo, Old Testament lang yun, dahil wala pang New Testament nun. Kung tama ang unawa ni Mark Umbao dyan, dahil meron daw siyang Holy Spirit, kung tama yung unawa niya dyan, bakit pinayagan niyang idagdag ng Katoliko ang New Testament sa Biblia? Oo, Katoliko ang naglagay ng New Testament sa Biblia. Hindi bahagi ng Biblia in original form ang mga sulat ng mga apostol. Old Testament lang yon. Katoliko ang naglagay ng New Testament. Bakit tinanggap ni Mark Umbao yon? Kung tama ang unawa niya sa unang Korinto 4:6, kaya mali ang unawa niya lahat. Hindi natin digan ang kanyang paksa na scripture alone dahil iwas ng iwas sa mga katanungan. Yun lang masasabi ko and thank you. Salamat po. Thank you time. Okay, so Bro Mark, pasalamat na lang po tayo, no? You're always welcome naman. Schedule na lang natin, okay? So, pasalamat ka po. Just for 1 minute, the time is start now. Okay. Maraming salamat sa lahat ng nagbubuo ng punto por punto. Maraming salamat talaga sa pagkakataon. Sana huwag kayong madala. Huwag po kayong magalit sa akin kasi ano lang, para sa pakikinabangan naman ng mga nakikinig naman ito eh. Bayaan natin silang mag-aral. Wag sana tayo, walang personal sana magalit, personal magalit sa akin. Wag po sana ng ganun. Maraming salamat po. Itaas natin, sana nawa ay maitaas ang ating pag-iisang Diyos at tagapagligtas natin na si Yahushua. At sana sa uulitin, ay sana nga po sa susunod ma-invite ko po is si Brother Wendell o kaya si Pastor Brother Darwin sa isa formal debate. Pero kung hindi naman narap, okay lang naman din. Maraming salamat pa rin sa pagkakataon na naitaas ko, nabahagi ko ang salita ng Diyos. Maraming salamat. God bless. Good evening po. Ayan. Salamat po, kapatid. No, you're always welcome. At sana sa susunod uli po, no, mag-schedule lang tayo. And now, yung po conclusion natin, back to you, Bro Jando. Salamat po sa lahat. Sana marami po tayong natutunan. To make His message known, He's our responsibility.